sa tunog ng bayan. Action Radio, Action Radio 819, ang tunog ng bayan, ang nangunguna sa balita. Balitang pinakamalakas, pinakamaaasahan, pinagkakatiwalaan. Issue at komentaryo, musika at show, sa dramas at sa serbisyo publiko. Action Radio, ang tunog ng bayan, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Action Radio 819, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Action Radio. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. Provincial Radio News Program. The nominees for Best News Program for Radio Provincial are Balita Numero 1, Action Radio DYVL Tacloban by Manila Broadcasting Company. Double S Super Balita, DYSS Super Radio Cebu by RGMA Network Incorporated. Radio Patrol Report, DXAB Davao by ABS-CBN Broadcasting Corporation. The best provincial radio news program is Balita Numero 1 News Block, Action Radio DYVL Tacloban, Manila Broadcasting Company. DYVL Action Radio, KBP Golden Dove Awardee, Best in News. Action Radio Balita Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Action Radio Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Action Radio Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpila ng radyo, DYVL, Action Radio Tacloban. At ngayon, narito ang inyong program host. O sang nga maupay nga Biyernes ngadlaw, haton nga tanan, Abril 12, nadangat ang balitang bayan, kausaneo Rindo Lagonoy, upuritong bukos nga persa. Han DYVL Action Radio Tacloban, magpapadangat tayong detalyin masunod ng mga laray uluhan. Awol nga pulis, nanika sa usang pangaunan. Suro kantubig at kabalawan Tacloban, hinubsan na sumalito ng LMWD. Pirang nga parte nga sineservisyoan itong Lieco 2, naparungan ng kuryente, may tungod itong pagsangutin manugbanog. Mga paraguma,
diskontento, hitbulig ang impapadangat hairang gobyerno. Magkalain-lain nga dapitan aton nasod transport strike, pagbubuhaton na liwat, hinhugpo hin mga tsuper ngan operators. Wang-wang, otro gimbawal. Pag-asa island ginangkon ng China, Pilipinas illegal daw nga sumulo dito nga isla. China nagdikon nga may dagodera sabot ni anay Pangulo Rodrigo Duterte. Arangyaw nga lab na saan, di rin na mapupugnan it pagkausa. Family reunion itong China ng Taiwan, Sirinkan Xi Jinping ng China. Tulong nga anak, upat nga apo, han usang leader na namas, patay usang airstrike ng Israel. Agri balita, yunukot-yukot, apektado itong El Nino. Economic news, gobyerno kinanglan punduhanin maupay it mga proyekto pag umaagod masiguro itong food security sumalang Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board. Science and Technology News, water sprinkler atop hinusang panimalay igintaod agod maiban ibananit kapasohit panahon. Panlawas bago nga medisina makakaiban hingkatunga itong triglyceride level hatong dugo sumalansang pag-aram. Sports balita, mga weightlifter sa Pilipinas doon at pangandaman hit umaabot nga Paris Olympics. Entertainment balita, concert hinusang artista na iugsod. Tumuod kaudiri, bunyag intawon, hinusanga baby, waray, bisan usanga ninong, ninang ngay nabot, usanga babae, naging instant ninang. Amot na ito, mga lariluhan na ito, mga notisya. Detalye, dirimaya, bantay, oras na yala 5-8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. An oras, hatag-haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello right, Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Tikang ha number one smart dishwashing paste. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ngan bakterya. Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Champion Blue Bar. Mas pinabango. Mas pinabango. Mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi. Mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado. Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality. ACS. Champion Blue Bar, mas pinabango. Mas pinabango. Mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin.
Champion Blue Bar, mas pinabango. Malipayon namon nga binabalik kanaton si Day Portion din hiha Action Radio. Hapagparigon ng pagpadayon ng kultura waray noon, utro nga mababatian ang iyong mga kalipay, kabudlay, hingyap, inup, pananaw, upod na ang iyong pangaraba, ipinaagi hanaton si Day Portion. Ipadara ang iyo siday para naton din siday contest. Labot la, hanimo pakaamot, hanaton din hipagpadukwa, ganaton kultura, may higayon pa, hinpa-premyo. Magdadaugin 200 pesos hanaton monthly winner, ngan automatic apina hanaton grand prize contest diin. Makakadarahin 1,000 pesos hanaton third prize, 1,500 pesos hanaton second prize, ngan 2,000 pesos para hanaton grand prize winner, labot la, handiway VL t-shirts ngan mugs. Anaton mga qualifiers makakadara ni hintag 500 pesos ang kada usa. Ano pa ang iyo ginuhulat? Ipadara na ang iyo mga siday nga diha DYVL Action Radio now na. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga Action Reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaban sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Action! Action Radio! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 5.13 pala kagahon, temprano pa, pero matikang nakita nato ang mga balita unahon ta. Ining mga panita mo, naglabay ka 24 oras. Habugos ng Eastern Visayas, ang mga ninipati kanya journal, Han Philippine National Police, Goodman, Han Pidea. Aba daw ini nga anay pulis awol ini ano absence without leave Hesus nani kasman ini dinan usa nga pangaunan ini nga dibapan mga detalye aga pa igwawagas na ni Ayones Omang. Good morning, Ayones. Yes, good morning, Kuya Rindo Kasangkayan, mga sumatyaton na hikay dinhi Police Regional Office number 8 ngan Philippine Drug Enforcement Agency. Nga di kita probinsya ito na Leyte, may usang police nga nag-awol, Kuya Rindo, anak, hey, waray niya income, waray niya ibang naunanaan nga pakabuhi. Nanikas ini, alas 10.45 hito ng gabi, didi ininusang branch itong karan Andox, didi ni Ha Carigara Leyte, Ha Barangay Baybay Carigara Leyte. Itong tag-reklamo, ang gin hold up, ang cashier mismo, ini nga andok sa Carigara branch si Ronnie, 29, anyo sa napangidaron na nakasyer, hini nga tindahan. Nga inihiro ni, taga kanyay, ang poblasyon itong Kanangan Leyte. Ang suspect, ang awol nga pulis, nakilalakan Salvador Ombria alias Badong. Oy, magamay ngara naman niya na. Salvador Ombria alias Badong. Ombria. Salvador Ombria alias Badong. 37 anyo sana pangidaron, may asawa, awol PMP member, ngan dati ni nakasan Leyte Norte Police Provincial Office, ngan taga Barangay Punong, Carigara, Leyte. Suban report han Leyte Police Provincial Office, ang suspect kumadto han ini nga kaunan, ini nga Andox branch sa Carigara, 10:45 hanagabi, nga nagdoro-doretso ini nga tuhan na cashier. Itong cashier kasi iton ini nga mga tindahan, open line niya, Kuya Rindo. Open line niya, and then dumaok nga tuhan cashier nga nagdeklarahin hold up, nanging kuha ang cash money, didahad ton cash register nga nakantidadihin 2,580 pesos. Siguro nakagrimit na ining anauna nga mga cashers nadaka na hadukan arone kay 2580 pesos na laadton na kuha hadi nga awol nga pulis. Subali ang pulis nang iming-iming la nga waray di ko damo itong tawo, dumaog nga dahaton cashier, nagtutok ang pusil nga nagdeklara nga hold up nga kuha ginlimas
nagsulod ang cash register na 2,500 pesos. Sigurado, hold up ang inyakan ba? Ngayong donut. Iba lang baga pamatian ang cashier pag amot ang polis. Donut. Hold up, di huwag lang ang kwarta, dole. Oh, kung donut, sir, mag-uwi kami dito. Ani na ang litsyon baka lugod, sir. Pero ang pamatiang ang pag pamatiang good hazard biktima hold up hold up good kagitutukan man niya hin pusil unknown caliber in pusil pagidaw kay armado na ng pulis ay pusil pa ng pulis kaya rin dubisan awol ini awol ini nga pagtaga PNP member ano ang klase ng pusil waray may isang buti pa ito yan kung ano ang klase ito ng pusil ang gintutok na dahan doon cashier. Mm. Oh, so kataliw to pan hold up, naghinahinay ang suspect kumalagi Kuya Rindo nga to waray masasabuting direksyon. So syempre, nagakandak langguhin na in investigation itong kapulisan, nga may naman ito nila in CCTV camera. Dako good bulig it CCTV camera Kuya Rindo. Oo, largo nila na-identify at identity at suspect ay sus, taga Karigara lang ayan, taga Barangay Punong, hitong Karigara, Leyte. So largo gin nagkandakin na hot pursuit operation para possible arrest sa suspect nga dito ni Madakpina, Kuya Rindo, ang suspect dito mismo ha Barangay Punong, Karigara, Leyte. Kundi dito na ako'y ini nga suspect nga Salvador Ombria alias Badong. Wala masumbat na itong journal kung nabawi liwat ang cash nga 2,580 pesos nga amo ang tinikas hindi nga awol ang member. So yan na, ginakasuhan na hin robbery with violence against or intimidation of person office of the assistant prosecutor dila hakarigara liti ini nga pagtaga suspect. Ngayon na, ada na suro riton karsel hitong Karigara Municipal Police Station. Samtang halaim pa nga notisya ha polis. Dinilaga po ha polis Regional Office Number 8. Dili kita probinsya itong Southern Leyte. May natabong nga drug bypass operation ang aton mga kapulisan alas 5:10 kulog na Barangay Tangkaan, Padre Burgos, Southern Leyte. Ang suspect na kilala kan Marco 32 anos na pangidaron tricycle driver ngan residente ha Barangay Sofia, Padre Burgos, Southern Leyte. Dilang ibuat sa drug bypass operation na bulig itong Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect na palitan. Hina upat ka sa shehing ginaligara Shabu ngan dilang body search na bawi pa ang lima kasasi nga ginaligara Shabu. Ngan an 1,000 peso bill gramit drug bypass money ngan cash na abot hin 2,314 pesos in different denomination usang a single motorcycle ngan an helmet ngan mga IDs usang cellphone yung pera pa nga mga gamit sugod na ito lighter ini nga shabu nga nabawit tiga mismo han tricycle driver natimbanghin 0.8 grams nga may da market the value 5,440 pesos ang suspect nagatubang nahing kaso pagtalapas hiton RA 9165 o comprehensive illegal drugs. Alain pa nga notisya ha polis dilagyapon ha may Southern Leyte may isa kataw nagatubang hinakaso nga act of lasciviousness nahulog ini nga rank number 2 most wanted person city level amaton ginarisugyapon nga kulop alas 4 dito ini ha Masin Southern Leyte ang ginaristo Jose usay nga 36 anyos ang panidaro motor cab driver residente ha siyudad itong Masin subay itong report anukmanan ni Judge Carlos Argelias acting presiding judge and RTCA Judicial Region Branch 24 Masin Southern Leyte ang muna palusad ini nga mandamiento di aristo parang kasong akab lasciviousness largo kayo na survey. Ini nga mandamiento di aristo nga nakanusing nga niya itong binunyog luwat ang arresting team nga largo kayo presentar nga itong sala ni Judge Argelias. Ini Jose, pwede makagawas temporaryo habilangguan kung magpiyan sa dating kaso.
nga 200,000 pesos. Northern Samar, may natabuluhat nga robbery incident. Tun kanina dito na sa nga branch itong Andox, yan na dito na kasulo dito school canteen, San Jose Central Elementary School, delayed na may San Jose Northern Samar, barangay East San Jose Northern Samar, na hitabo ng insidente alas 6 na ang gabi. Ini nga natabo nga panika sa huli ng kumplinan, i-perper. 28 anyos na pangidaron self-employed, yan eh, initong datangiya, hining school at canteen. Subay, ito na report, han kapulisan ang gintotudlok suspects. Amo na kilala Hera Jose, 18 anyos na pangidaron, taga barangay Balite, San Jose, Northern Samar, naristo ini. Ngan hi Renze, 18 anyos estudyante, taga Piting Zone, San Jose, Northern Samar, at large ini, apagkira ini nga usang hi Renze. Subay to report ang duha na suspect, nagpersa pagsulod na tuhan na school canteen, pinagang pag-room kaba iton iron, iron grills nga kinuha ang usang Oppo F1 cellphone na nakatira din 2,500 pesos, usang Seiko wrist watch na nakatira din 3,200 pesos, nga magpalis sa sapatos, upod na iton upod na ito medyas na nakatira din 1,000 pesos nga cash money na naabot in 4,200 pesos. Ngan mga canned goods na katira doon in 1,000 pesos. Amo ito nga inin na sambutan ini kay may edan ng sumat, hini nga hitabo, hangarang kan Juna, 36 anyos, canteen employee, nga mo ito naka-observa nga ginda room cab Adon Era canteen. So largo nag-report haka polisan, nagpabulig, ginkita aton ginreview aton nakatao sa CCTV camera ada kay na identify ining duha nga mga estudyante sa aton hot pursuit operation o sala aton na adakop ama ding hi Jose nga 18 anyos samtang sa Herense at large hapag kaya na pero man idad ni Renzi liwat at idad ni Renzi 18 years old ano sa an usahi Jose 18 years old. Puro sira mga 18 anyos, Kuya Rindo. Elementary, kwan, inin, school canteen, ang iragintikasan. School canteen, elementary. Pero so, mga 18 anyos ang nanikas. So, posible, di rin mga estudyantit nga lugar. Posible, okay. Mga 18 anyos naman ini. Pero ka mga estudyantit pala nga daan, magbubuhatin sugad ito, ayones, mga... Amalaw, ginawa ko. Narat pangkategorang mangtas, problema madaw, itong susudad. Problema itong susudad, Kuya Rindo. Bali ito, no? So, yan na. Ginbibiling pa ano sa Renzi, kaya amo ito ng papadanya at large, samtang Jose, nagatobang nahing kaso ng robbery. Dinilagya po na Northern Samar, may usang patay nga lawas na isaray, dinilagya po usang Miyapi, na kitan ini, alas 6:50, hito na gabi, dito na kanagatan Sakopan Sitio, Kambudol, Barangay, Agwadahan, San Jose, Northern Samar, unidentified kutubyan ining patay ng lawas na nakitaan ang mga tao. Naka-t-shirt inihin green sleeveless and white short pants. So, by itong report ni Phyllis, usan nga 44 years old, propangisda, nga ni Riel, 27 anyos, propangisda itong Barangay East, San Jose, Northern Samar, na sipata, na nangunguhira in mga pangtiyon. Eh, may kita mga puro pangisda, Kuya Rindo, nga nangungan pangtiyon gabi. Nangungahin na pangtiyon, seashells gabi. Ada, nakabot sila din tuhan, Miyapi, ini nga mga bakhaw ba, na sipatan nila sa patay ng lawas yung tao nga nakulog, pero nasaray, din itong mga sanga haton Miyapi. So, largo nila inigin na panabagan, ano na nila nga buhi pa, pero kay kwa na, baga susmila ito na mamahaw, state of decomposition, nga largo nila naging sumpayan, sa ano si emergency response team, nga largo nila naging kuha, nga gindara nga ito sa ano si RHU. Nga na dito, gin panginano, ada kay ini hiya ito na gindiklara nga patay. So, ini nga patay nga lawas, ini nga unidentified male person, ada yan na hamay sa ano si LGU ngan ini ito na
nakatanod ipahimutang kunwaray mag-claim nga membro hiton pamilya. Diniluwa ta probinsya hiton Samar, magibuat lewat nga drug bypass operation anatong mga kapulisan niya ang pidiya dina sityo Bughoy, Barangay Tingib, Pabahay, Basay, Samar. Ang suspect si Johnny, SLI street level individual, 26 anyos na pangidaro mekaniko ngaan, taga sityo Bughoy, Barangay Tingib, Pabahay, Basay, Samar. Si Johnny na palitan hinusaka sa siya nga ginaligar siya buo, kantinan 500 peso nga siya iton largo gendakok. Ngan na bawit ni kanhaya ang kabugaton nga naabot sa 3.38 gramo in aligar sa bunga may na market value 22,984 pesos. Kaso pagtalapas itong RV 9165 ang ginatubang nga kaso yun hini nga suspect. May na tabu nga sunog dililuwa sa barangay San Andres, Katbalogan City alas 11.40 itong aga kakulupan aga ngayon din nasunog anusang tindahan nga Jero Longganisa Food Processing Warehouse Diversion Road Han Barangay 13 Katbalogan City, Samar. Tagiay ni Hinaldo 50 anyos negosyante ngan residente didahin ni nga barangay. Subay hito na report Han Katbalogan City Police Station na karawat na tawag nga nasusunog ining atindahan Jero Longganisa Food Processing Warehouse. Amo to lagunar na guspande upon ang Bureau of Fire Protection. Sumala ito na report ang kalayo. Ito na ginhihibaro pa hapag kaya na ito mga investigador. Ang Bureau of Fire Protection niyang kapulisan kundi magtikang aton kalayo. Pero nadeklara nga fire out alas 12.45 na ito ondo. Natabuan sunog 11.40, nadeklara 12.45 ito ondo. Waray na report sama dahibang ini nga insidente. So kuto dyan na, waray pa ipagawas ito na Bureau of Fire Protection kung peraliwat aton estimated amount of damage ini nga hitabo. Ha, probinsya ito ng Eastern Samar, may usaliwat nga wanted person na katubanghing kaso violation of batas pabasa bill and size. Ginaristo lang ang ikagabi 6-10, ito na gabi, ha, barangay pagmamamitan Giwan Eastern Samar, ito na kusado di so 31 anyos sa napangilaro para oba taga barangay Padang Hernani Eastern Samar. Yaton gin paaristo mando ni Judge Cesar Abit, presiding judge and 6 MCTC Hernani Lorente Eastern Samar. Nagudin ini nga mandamiento di aristo ipaloso di depan Abril 1, 2024 parang kaso nga violation of deadly weapon o batas pabansa bilang size. Yan na ini nga akusado diso, anasunod itong karsel, itong Giwan Municipal Police Station. Kuya Rido Kasagkayan, amutaton na hikay ng mga police reports kaya mismo ha journal. Ito na Police Regional Office number 8 na sanggin naton ang mga magkaralang stasyon ng police sa Eastern Visayas Region ang Sugarman ha Philippine Drug Enforcement Agency. Para ha balitang bayan, Ayonis Umang reporting. Thank you, Ayones. Good morning. Ito mga nakatutok gyapo na ito di ha Facebook page it, Action Radio Tacloban sa kadman na natong kalugringon Facebook page Kuya Rindo. Hello, good morning. Ini kan Lilibeth Katangkatang itong Pitogo Santa Fe Leyte. Thank you timo gyapon pagsubaybay. Adi gyapo ni Ramano Freddy Algo sa kadman ni Jericho Studio. Aiko Bayani nga ni Joan Co Studio. Good morning, mga taga Albayog City, labinakan Romeo Togono. Noronian, may kita notisya partit panhatag hin mga panapton, mga bado nga dit mga kabataan pinagiton kapulisan. Oras anay alas 5:30. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Action! Radyo! Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin.
Champion Blue Bar, mas pinabango. Star Wax, Star Wax, Star Wax, Star Wax, Star Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig, Mrs. Star Wax, Star Wax, Star Wax. Keep on that to the max. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man hintubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Star Wax, Star Wax, Star Wax. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Oras alas 5:32. Good morning nga mga buro barangay. Ano sige na surusilim paparet kaayaman ni dati yung mga karsada delikado. Bangin may pagbukuron nga umarangi, makadisgrasya palugo nito. Labi na iton may mga motor. Aminit problema ha barangay Gindag-an, Tan-awan, Leyte. Ano't binubuhat at iramang opisyal din itong barangay, Leo Ladan. Napro-problema yan na, Hikagawad, Belia Panuncio, Han Barangay Gindagan, Tanawan, Leyte. Committee Chairman and Health and Sanitation, nga nababara kahiya, hininga nagtitikadamo hiton mga layaw nga kayaman haira lugar, kay bangin may makagat nga mulupyo o may madisgrasya nga umaragi nga vehikulo. Sumalakang Kagawad Panuncio, Han Bisitaon, nga makaymangraw ini, Han Field Reporter, Han Operation Bully Program, Han DYB Action Radio, nga nakadamo na hira pagpahimatngon, haira mga mulupyo nga may kayaman, nga panhigdan kay damo itna reklamo kung nakakahugaw ini hakadalanan. Salit, plano ni Kagawad Panuncio nga magbuhat nga ni ang munisipyo hinpan-injection itong anti-rabies sa ira barangay, iniya ini papabutang ha-record ngan kuhaan in picture base kon makadisgrasya man ini, hindi rin makakagdiwara itong tag-iya. Diri karuyag ni Kagawad Panuncio nga may makagat-anay og sa hira ma-aksyon itong problema. Aadimanan pamahayag ni Kagawad Belia Panuncio, Committee Chairman and Health and Sanitation, Han Barangay Gindag-an, Tan-awan, Leyte. Sa gihapon itong takbo, gusto ko ang kay na labi na kung nagbabaktas ka ba. Nanlala na. Amot makulba. Pero diri ko gusto nga hulaton ito nga mahitabo. Ang pamahayag ni Kagawad Belia Panuncio, Committee Chairman and Health and Sanitation, Han Barangay Gindag-an, Tan-awan, Leyte. Para Han DYVL Action Radio Balitang Bayan, aniyo ka-aksyon, Leo Ladan. Prevention, amot importante din ni aton pangunaw-naon ha, likyan it disgrasya. Pauna no malilikan disgrasyang katukubin ayam o pagbartikalin motor, aw panigtit ngayo kayaman. O di nga ni pantangkal ito para di rito maghinuluhuloy kakarsanahan nga malikyan itong pakatukob o anuman nga klaseng disgrasya. Samtang usa naman nga negotiating team han kapulisan tinagan hin pasidungog han labaw han PNP aton dapit may tungod ang pag-surrender hinusa nga membro NPA dito Northern Samar. Adi iton report bit-bit ni Jimmy Angay-Angay. Gin pasidunggan ni Police Regional Office Regional Director Brigadier General Ronaldo Pawid na negotiating team mo man makapasurrender ha NPA Andrew Samar. Ang pagsurrender itong NPA matatawag nga pagdaragan kadaugan ng gobyerno ha padayon nga panalinguha paniguro maundang na insurgency Harion 8. Kinpayag ni General Pawid mo man magsurrender na klabay ng Abril 10 si Alex 25 Anyos lalaki si Kanjir Accountant si student taga Palapag Northern Samar. Kinsurrender gihapon ng usang kalibre 45 nga pusil, duha nga magazines meda 14 nga bala. Ang joint negotiating team tikang Han Northern Samar Provincial Mobile Force Company, pinangunahan ni Lieutenant Colonel Edwin Uluan Junior Force Commander ng Han 122 nga Special Action Company, Special Action Force. Ang surrendery at kustodiya na
Hansika Northern Samar Provincial Mobile Force Company para pag-assist sa potential enrollment Han Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICTIP usa ang kanang gobyerno initiative nga gidesinyo para pag-assist sa mga dati mga communist terrorist group member nga bumalik na hapiyod hambalaod. Para ang DYVL Action Radyo Balitang Bayan, ina ni ka-aksyon, Jimmy Angay-Angay. Mga kapulisan, nagpipinanataghin mga panapton, labi na nga din mga kabataan. Ano niya klaseng programa? Pangbita daw kami notisya, Ayones Omang. Kaparte ang Police News sa barangay, Igimpaygayon, Hantap Municipal Police Station, an outreach program ipinagyang pagdisibuer yung mga bagong abado ng panapto na ilarom itong Project BBM o Project Bagong Abado hatag ni Ma'am nga dahan mga kabataan na barangay San Luis Stop Eastern Samar. An burato gimpangunahan ang kapulisan ilarom ang pamumuno ni Top Municipal Police Station Acting Chief of Police, Police Captain Angeline Glo Gotardo. Din tinambungan ini hiton mga kabataan ng edad uno nga da dos anyos ang mga kabataan na katagamtam hini nga mga bado ng panapton na tigang itong things and stuff by Asia. Panuyohan na sabi nga buraton nga maghatag ng kalipay nga da mga kabataan nga may paabataera itong pagigugma ng pagpaura itong kapulisan ipinagitong servisyo nga nagkakausa para itong hingyap nga bagong Pilipinas. Diri na itong top ng paigayon ang Project BBM kundi ay bagyapon nga mga estasyon ng pulis sa Eastern Visayas Region. Para ang DYVL Action ang Radyo Balitang Bayan, an iyo kaaksyon ayon is Omang. Itong China, kinanglan gadbaga diri mag-subret reaksyon kasumpahin ni nga binuhat nga quadrilateral cooperation na South China Sea habot nga itong Pilipinas, Japan, Amerika nga Australia. Pero ang China nag-insister liwat nga porbida kamot Pilipinas balitaw panumdum kamo ang anay administrasyon ni anay Pangulo Rodrigo Duterte may da kami ito ni sinisiring gentleman's agreement. Lugar hindi ko nagunang China ang pahayag himpira ng mga opisyalan ng gabinete ni anay Pangulo Duterte nga tinuod may da gentleman's agreement. Kung anong uno dito, ada kahirang baga maaram. Kung ano ito nga baga sabot. Samtang dito naman na Beijing, nagsiring president ng China, waray na mga kapugong, hit sinisiring family reunion upo ditong Taiwan. Yan, it mga detalye. Oras alay ang 5:38. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Action! Radyo! Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulog kahit sampay sa loob. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. Mamahaw na kamodidad, John Cinco, Han Burawen, sigad manidikan, Mayra Carian Delicano, ang Pastrana Leyte. Oy, good morning, nagkakapinagyapon ni di Orly Amante. Hi, kan Ferrer Posyon, diniliwa takamansi, hiton Burawen Leyte. Siyempre, di rin na porhi. Koy Rindo, ikumusagad kami, hit mga senior citizens, ganito na akong pamilya, didaha, dinininga lugar, akan mugsay, tolo sa Leyte, sering nadirikan, Rochelle Alok Nivda. Balik ka na din eh. Basi Rochelle ko na iya. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango.
ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Notisya, National. Gindigo ng China kakulop ng adlaw nga may dagod gentleman's agreement habot nga ni Ranasod nga ni Anay Pangulo Rodrigo Duterte. Hasa nga press conference ang Foreign Ministry spokesperson Mao Neng inakutro pagsiring nga kamot Pilipinas balit nagisinulod-sulod na katamon teritoryo. Amon iton ayong insyol. Itawag namon ito Rin Ay Jow. Himaw nagsiring ni Pilipinas, pinagid gobyerno hini, kung nanunumdum kuno kamo, nagpatapod gap kamo nga guguyuron ito nito nga barko, ang Sierra Madre. Ikaduha, ang Pilipinas nanihimuwa na kamo yun nga may the gentleman's agreement nga nakabuta na butkan China nga nasirong ang Duterte administration nga nasir, kitiyo sinulod-sulod itong kadagatan, sugad-sugad yung maruhit duit dun kamo, siring pahayag ni Mao. Ini pahayag ni Mao inahitabo kataliwan ngay anay Pangulo Okunhi Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in magsiring nganan marihayo nyo barhebon idea ngan nasod in sugad-sugad ni naging tuboy ipinagihito nga pagtaga gentleman's agreement habot nga ni Duterte ngan iton China. Ang anay presidential spokesperson Harry Roque inaturutin prano pa nagsiring ngayon ng verbal agreement habot nga ni Duterte ng China ay nagsusumat ng Pilipinas in madulong lang tubig ng pagkaon ng BRP Sierra Madre waray parting construction materials ng pagdadadon ng ito para in repair. Pero yung pahayag ni Roque, gindinay. Ginpanimuliwat hinanay presidential adviser ni Duterte ng Salvador Panelo. Tawaray, nagsusura nila pahayag ang pagkasiring ng Panelo nga waray sugad itong klaseng sabot habot nga ni Duterte nga nitong China. Ini nga sitwasyon in nakakapalipong yan na itong mga Pilipino. In sugad ini nga bagay, siringan anay luwat Interior Secretary nga nanay Defense Secretary Delphine Lorenzana in kung ano man itong asarabot anakay bigat kami itong maaram Eduardo Anyo nga ni ako in upod hadtong official visit ngadto ha China. Sumalang pahayag ni Panelo nga yadogya po na kantubong kawari mo kuno tiyang bati. Ito ang ayungin siyol in adamismo na mumutang sa kubitong teritoryo Han Pilipinas. Waray nakikita ng hinugdanan ng Estados Unidos para mag-overreact ang China ha multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan, South China Sea. Inian pahayag ha Presidential Communications Office PCO na nagsiring ang White House National Security Communications Advisor John Kirby han mapakinhan ang kaimportante ha quadrilateral cooperation. Sa balakang Kirby nga ang quadrilateral cooperation bahay na freedom of navigation pagsunod ha international nga balaod nga pamatuod ang mga magkalyado in pwede maglupad, lumupad, magpalawod nga mag-operate basta gitutukutan han kanan international nga balaod lauman nga mas damo pang sugad nga maritime patrols nga bubuhaton han US ha kadagatan Pilipinas. Dugang pa ni Kirby nga binabantay ang gihapon han US sa government ang sitwasyon ha West Philippine Sea. Otro gihapon ginaghatan China nga sumunod ha 2015 dihig decision nga nagkikilala katungod han jurisdiction ng Pilipinas ha South China Sea. Samtang nahimo pang Madara Hospital ang duha nga piloto ang Philippine Navy nga sakay na purak nga PN Robinson R-22 training helicopter ha Drug Reclamation Area Barangay 57 Cavite City kakulop alas 6:30 aga. Basan report ang PNP Calabar Zone, ang piloto ining helicopter ginikdara nga dead on arrival ang mga doktor sa Cavite Medical Center. Samtang ang co-pilot na matay didahan tinatambal na Bautista Hospital. Ay impormasyon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Margarit Padilla nakagbuhat ng emergency procedures ang piloto ng helicopter pero dayon nga nalaprak harani ha Cavite City Public Market. Yan ang kaputnan Armed Forces of the Philippines ang pangilalaan ang duha nga namatay nga piloto ang Philippine Navy
pero iraan na ipapaybaro pamilya og sa ihatag a publiko ang mga ngaran. Nagpabrayong gihapon ng investigasyon han mga otoridad para mabaruan kung ano ang hinugdan han kapurak han eroplano. Para Notisya Nasyonal, Irenip Ka-Aksyon, Jimmy Angay-Angay. Notisya! Notisya! Alangyawan! Dito naman na Washington, ang Prime Minister in Japan, Fumio Kishida, inagpahinomdom ito ang mga Amerikano nga ayaw ka mo pagdudat yung kalugaringon, labinat i-roll hapang kalibutan ng mga buruhaton. Hapagpagwasan pa'y matgon nga itong China, inya na nasikat nga naisa. Seringan Japan, itong Amerika, kinanglan diriluat mag-inukoy sa malampahayag ni Kishida, ngayon na ani ako Amerika. Baga nakakaabat ako nga nagruruhaduhat pipirat mga Amerikano. Itong international order, naging trabaho itong Amerika, hakapitan nga mga panahon niya na naatubangin damo ng mga pangayat siring pahayag ni Kishida. Ni Kishida nagsiring na kaintindigan ako na may problema domestic itong mga Amerikano, pero diri kinanglan pabayan itong iyal liderato hakalibutan kay wara itong kaduda-duda. Mao pa itong liderato at Amerika. Kikita niyo, kung waray support at Amerika, ano daw tingangadwan itong Ukraine? Bangin na ihan itong narumpag, dara itong pagsulod itong mga taga-Russia. Kung waray itong Amerikano, agi daw, ano dat kabutangan hiton Indo-Pacific region sering pahayag ni Kishida. Waray mga ni Kishida maghingaday parte itong internal politics itong Amerika. Ngayon na, natubang yung problema, may itong deadlock ka Kongreso ng Amerika parte ang approval han bilyon-bilyon kadulyar nga kadugangan nga military aid nga to Ukraine. Pero sering pahayag ni Kishida ini maat titimang no mismo hiton mga magbabalaod hiton Estados Unidos sa Amerika. Importante diri pabayan Amerika ito ni radakulat ng responsibilidad hagawas ito ni ranasod lugar hak kalibutan. Dito Hong Kong, in kalayo bin mutho, dida anduruan na mga nangungukoy nga residential building dito dito kanan Hong Kong Kowloon District, nagresulta mamatay in 5 katawo nga masamaran in 35 pang iba sa ringan kanan Syudad Hospital Authority. Haluyo ukon adton mga tawo sa kubhin nga 16 kandana nga building amo ini in nagwawarawad in mga ira mga towels didto ang bintana nga nagsesinyales para hin rescue sering didtuhan broadcast igindugang pangaan kalayo nagtikang didtuhan gym didahin nga building an pira hadton mga nagpapalibot didto nga kalsada in ginparong laanay nga dahin traffic ada kay didahiton dinugang an problema han traffic kay rush hour hayto nga mga takna may ada 150 nga mga tawo gin evacuate hin talwas nga lugar sering ini han kanan na gobyerno syudad samtang 40 pa ka iba ing gindara ngadto ha mga hospital. Ha Beijing ang Chinese President Xi Jinping in nagsering kananay Taiwan President Ma Yongjun nga iton mga panginlabot gawas hiton era dida lugar dere inin makakapaundang hin family reunion habut nga handuha nga mga partido sininga Taiwan Strait ngan waray hira issue nga dere angay nga era pag iero istoryahan tikang nga an perdido nga Republic of China government lumayas nga dinhi Taiwan han 1949 mahuman nga maperdidan civil war nga dikan Mao Zedong han iya mga komunista. Waray na nagsiserbi nga Taiwanese leader nga binisita nga diha China. Hima presidente tikang 2008 nga diha 2016 na nakalabay nga tuig amo inensyahan nga anay Taiwanese leader nga bumisita nga diha China nga napagkayana ini nga iya igin papahigayon in ikaduha na niya nga pagbisita hini nga nasod hima in ginlalauman nga makikita kan si hini nga higayon kundi in ada anasyahan nira nga pagkita dida mismo hinin nasod han China kay una na inira nga nagkita dito Singapore han 2015 para han na summit mahumanggudla nga an current president Tsai Ing-wen amo an makadaog dida han piniliay para han sumatalang yawan ako Action Louis Quebec. Oras 10 minutos na lang malas ayos na aga. Champion Blue Bar mas pinabango mas pinabango mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Aksyon! Radyo! Champion Blue Bar, mas pinabango. Mas pinabango, mas pinabango.
Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. ST News, Science and Technology News. Dili tanan nga gusto matagamtaman, ipapaagi ha makabag-o nga teknolohiya. DIY as in do it yourself, carry na. Paresa naging paagin usang nga pamilya tungod itong sobrang pagparaso hiton kalibutan, bisan sa kubiton panimalay, aba adaw bagat pugon nagpaparaso. Ada kay makapiraman, usang tatay nakahimo hinpaagi para baga maiban-ibanan ang paso nga pag-aabaton sa kubiton panimalay nga baga hinpugon, nagbutang inihin water sprinkler, haira atop. Tulunga sprinkler ang igimtaod haira atop ngan hakada nagpaparaso ginpapasirit pinapasiritan adton ira atop bagabagahin bagahin inuuran adton ira atop salit resulta na iban-ibanan ang kapaso nga ginaabat. Nauna-unaan inihan para di pamilya magbutanghin water sprinkler han magspehiyahin tubig haira atop ngan dida umabat himbaga kahagnaw na iban-ibanan ang kapaso nga ira ginaabat. Ginaaabrihan nira ini nga water sprinkler nga sugad-sugad uran, exclusive nga uran haira atop kada alas 9 hiton aga kuto alas 4 hiton kulop o pagtikang hit pagparaso han kalibutan. Para sa siyensya ng teknolohiya, aniyo kaaksyon. Sid Palanya. Agri. Balita. Maabot naman ang 400,000 katao tingang tulungan riyon na nasod ang gimbabanaban afektado ang inabat nga El Nino phenomenon. Subay pinakauri nga report ang NDRRMC hapag kaya na maabot na 84,731 nga mga familia tingang nga 700 o tingang nga 378 nga mga barangay hariyon na Memaropa, Western Visayas, Sambuanga Peninsula ane sumat nga afektado ng grabe nga mapaso itong panahon. Labo din ang report ito na insya nga may 29,490 nga mga mangresda ng paraoma itong afektado ng grabe nga katuraw haunong mariyon lakip ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Memaropa, Western Visayas, and Sambuanga Peninsula. Kasubay din, hinakapagtalaliwat, 1.2 billion pesos katidad. Ito na udanyo sektor itong agrikultura, tungkol din nga El Nino phenomenon. Samtang mabudot at 500 pesos naman ang kantidad ng bulig na ihatag itong DA o gobyerno han mga afektado nga para uma. Para DYVL Action, Radyo Agri Balita. An iyo kaksyon ayonis omang. Shoutout anay Koy Rindo, sirindilikan Cynthia Sanchez sa Niluan Cebu. O special nga pa shoutout didakono hitong pabahay ha barangay Bulod hit Santa Fe Leyte. Damudamuan dat mga layaw nga mga ayam sirinkan Madonna Alfonso Modesto. Jocelyn Luban, kumusta ka? Good morning Koy Rindo, didit ang barangay damot layaw nga ayam nalalanat pagodin nakamotor hit magahon unta panginanunin ni itong mga barangay officials samtang wari pa natatabo. Sinilwa tinikan Antonina Irvasio hantanawan Leyte. Diri, sugarun tehni. Ayaw natin nga tanan igasa ha mga barangay officials. Kita, nga mga tagian mga kaayaman, kita tiyan panimang nuhini. O tronta, panhigtan natin ito nga kaayaman o dirig tangkal. Diba? O sino, kung wari ka mo higot o wari ka mo tawag ini, wari ka mo mga tangkal, eh, sa kubiton iyo kuhan, iton iyo alad, at iyo pader. Na kung warilat mga alad niyo, waray ka mo pader, eh, kanto sa kubit yung balay. Na kung big, waray kundi mga remedyo, ay kamo pang inaruging kaayaman. Diba? Sukad man lang ito, kahit para di rin magpakristroso, nga dihiton iba. Samtang, anugod ang hinungdan, hampag pinarungparong ang kuryente, didi may amon dapit, itlieko. O kaya naglabay nga pirakadlaw, natitig na lapagparong. Kakulop nga ni, kita dinihiyek, naparungan kita. O samtang nagpo-programa kita, kakulopan na nga, nag-news kita, kiniblat hin kadali. Samtang, usalugo din na-identify, hinungdan ng kaparong, partida di diha may
feeder 14 ba ni? O may kaibaan nga area? Maroon ka mo, ginsangutanin manugbanog ang linyang kuryente sa alit na parong. Samtang pirang mga parago maton dapit, diri kontento. Hiton ayuda gimpapabot hitong gobyerno. Nornyant mga detalye ni ha. Oras sana ay 4 minutos ugsa magkalasaysaga. Oras sa Tagaiyuhan Dermatology and Skin Health Clinic. Individualized, specialized medical treatment of pimples, dark spots, and other skin problems. Located at Door 3, YPL Building, Avenida Veteranos, in front of Liceo del Verbo Divino, Tacloban City. Ngayon clinic hours, natikang alas 9, itong aga, kutub alas 6, hanggabi, Lunes, ngadto ha, Sabado. Malaksi nga resulta in laboratory ng X-ray ang imobiling pagkatula ha FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Oo, mga sangkay. Mga bago, state-of-the-art ang ira mga lab equipment sugod itong X-ray, ultrasound, clinical laboratory ng ECG. Di rin na kamumahulatin maiha kaya yung X-ray and ultrasound result makukuha dahil sa kubin 20 minutos. Ang complete blood count makukuha lahin 5 minutos. May dalawa tira hypertensive profile, sugod ang FBS, RBS, BUA, creatinine, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, sugod liwat ang electrolyte profile, potassium, sodium, chloride, calcium ng pH o liver profile, após total bilirubin, B1, B2, SGOT, SGPT. Available gihapon ang hemoglobin A1C, CRP ng H. pylori. Ang resulta hini ng mga examination makukuha mo dahil sa kublahin usa ka oras. Pakatuhan mga moderno ng bago ng mga gamit pan laboratorio sa FCE Polyclinic and Diagnostic Center. Gindudumara ni Dr. and Mrs. Francisco C. Stanislao, Senator Inahing Adalan, Siyudad ng Tacloban. Ang butika Stanislao, mag-usa hiton clinic. Mga kaaksyon, dirilan iyo ha radyo mababatian ang DYVL Aksyon Radyo, kundi mababatian gihapon niyo online. On air. Online. Online. Kung may ada ka mo Android phone, i-download ha iyo Play Store or Google Store. I-search la DYVL Aksyon Radyo Tacloban 819. Ang may gumawas nga yelo nga logo, i-download, i-install ha iyo mga Android phone. Pagka-install niyo, may ada ito option, mapili ka mo. Streamer number 1 and streamer number 2. An streamer number 1, puros na itong music. And then, an streamer number 2, aada niyo mababatian ang broadcast han DYVL Aksyon Radyo. Salit mga kaaksyon, ano pa niyo ginulat? I-download na hayo mga Android phone ang DYVL Aksyon Radyo application. On air. Online. Online. Ngan, iyo gihapon kami magkikitaan nga mababatian ha Facebook ngan YouTube channel. I-search la hayo mga Facebook Aksyon Radyo Tacloban DYVL 819 kHz. Ngan naamo naman YouTube channel, i-search la DYVL Aksyon Radyo 819 kHz. I-subscribe ngan i-click and bell button para permi ka-updated kung anuman ang bag-o nga post han DYVL Aksyon Radyo. On air. Online. Online. I-like, i-follow, and subscribe ang DYVL Aksyon Radyo social media account. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 819. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. Sa drama. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 819. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Impunto alas 6 na aga, ikaduhan ang hugna na itong Balitang Bayan. Yan ang adlaw itong Biyernes. Mga notisya lokal kita. Ano gud ang hinungda ng pagpinarungparong ang kuryente hapira ng partihan na sakop ng area ng Lieco 2? Pangbita kami itong notisya. Jimmy Angay-Angay. Diri nakaka-release ang kuryente ang breaker han linya. Ano sa nga rason nga nagpinarong parong ang kuryente ha Federal 7 nga 9
Hakampitik Substation ang Litito Electric Cooperative. Inansaring ni Likoto General Manager Engineer Fernan Poltan sa nga pamakyan ng DY Vilakson Radyo. Sumalakan Engineer Tan nga Computer Goodman ang nagpapagana ng release breaker nga nagpaparong-parong sa alit gininayad ng mga crew nga masilangan gihapon papaliwanan nira ha supplier ini nga release breaker. Salit ang pinarugparo ang kuryente na kalabay nga adlaw ng gabi ha Feather 7 nga 9 nga sakop ang kampitik nga ta Imelda Village, Maharlika Highway nga to Angelicum kabugusan ng kaibahan kalipayan. Charismatic Bliss Banyesville Party ang Fatima Village, Greenville Subdivision, St. Andrew Home Subdivision nga bugos nga VNG upod na Marasbaras nga to ha Coca-Cola Junction. Adiman ang pahayag ni Engineer Fernan Poltan. Diri manggod hiya na bali, diri manggod hiya inin ano pa, diri manggod hiya nasugutan amon configuration nga ginahatag amatuya nga nagpagpag on after 30 minutes iya gipapatrip tungod manggod ini iton protection device si aton Kampitik substation computer aided na iniya diri na ini paron hauna nga inin manumano ta nga ginudugo so amaton cost. At parang kagabi. Tapos, ang kanina natin magahon, the same feather, 7, ang aton Kampitik substation, 7-9 na parang gihapon. May tungod at nga, ang feather 7 nga may problema, igimbalik namun nga ito, ang iya dati nga configuration, dito usang circuit breaker nga waray iya problema. Mintras nga, gin-check pa namun kung ano talaga yung problema, hindi niya nga circuit breaker nga nakatao din, hindi nga bagko. Samtang ang Feather 14 na may Primark Department Store may dasumangit yung manugbanog salit kakulupan na aga na parang ang kuryente may partihan kay baan nga area hantakloban. Ang iba pang area of coverage sa Feather 14 ading kadugangan nga pahayag ni Engineer Fernan Poltan. Paaton sa Gun Substation, apitong going to Fatima Village, diro-diritso nga to San Jose. Na parang kagabi ang kosan tripping o sa nga manugbanog na sumabit di diya may Primark na pita may kaibaan. Anaging pahayag ni Litito Electric Cooperative General Manager Engineer Fernan Poltan. Parang DYVL Action Radyo Balitang Bayan, ina ni ka-Action Jimmy Angay-Angay. O, para ito may mga kabataan din na labin at mahiligin manugbanog, alayo na, sawayan niyo kay amot ato mabubulig hapin eh. Para diri kita magka-problema, kakita ka mo, ginsangutan manugbanog, parong alin yung kuryente. Pastilan ano. Kung baga di good mapasaway, although bawal talaga nga manugbanog, ala sige, dito ka mudbut ng plaza. Dito ka mutarayong nga lugar para waray masabitan, masangutan nga linya. Hiton kuryente, di ba? Samtang liwat, porbida, bibisan ano ka moderno, ano, may di ka problema. Kita ka mo, tungkol nga computer-generated or computer-aided iton sistema at atong kuryente na di rin madali-dali ipag restore pagbabalik. Nganduro ka sensitibo. Subay ito nga, pag-explicara aton ni Engineer Tan, waray good summit manual gap, ano. Pero tungkol nga kabaguhan na kita, adami ito, puro di computer na. Napaparungan lewat, agay, problema ano. Samtang nga di kita at aton mga paraguma, badaw, diskontento, baga dirigod, baga na sasadang, hiton bulig, ngay papabot nga dahira, labi na itong gobyerno. Adilwat it report, tikangkan Miriam Desakada. Apisar hadton mga pahayag na taas nga opisyal itong Department of Agriculture ha Eastern Visayas nga igbubuhos ni Rayana itong magkalain-laing intervention tikang itong padayon nga inaabat nga hurongan kapaso ang panahon kundi ing grupo hin mag-uruma ha hipapan Eastern Samar nga Las Navas sa Northern Samar in ito ng pabati hadton ira araba di dahil itong diri daw o kadiri nira kakontento han servisyo nga suporta itong DA ha Eastern Visayas tikang hininga mga negatibo nga epekto han mga mag-uruma durot hin magkalain-laing lain niya kalamidad.
An mismo nagdudumara itong Farmers Association hahipapan Eastern Samar ngan Las Navas ng Romano Alcantara ngan Hermino Baldo impariho nag-uungara itong kanan DA Bulig. So ganito na mga ginkikinhanglan ng fertilizer ngan binhi ng kaudgan ng panahon diri daw ito direkta nga nakakadangat ngadtuan mag-uruma kundi ang kaudgan ng obserbasyon ang sukot ng kung manakakarawat hini. An harani mismo hadto na mamuno itong local government unit tubtob ini ha mga barangay. Panawagan pa ni Alcantara ng Baldo nga kunta ibaho na ini nga sistema labi na nga aada kita heton Marcos administration nga ito nakatutukin na hin mga programa pan-agrikultura. Hi DA Regional Executive Director Andrew Uray sa ito naglabay nga bulan ni nagpahayag nga in ira ahin siya in matuod adayan nakatutok heton mas nga pagpadamo pa heton rice production ha aton rehiyon labi na ha mga irrigated areas nga ito yan na in tinatagan hin balor aton mag-uruma nga amo naga dadara unang ngundahan hiton ngaran nga pagprodusar hini nga mga humay pahayag pa ni Urais. Habalitang bayan ina new ka aksyon Miriam Garcia de Sacada DYBL Aksyon Radyo. Di ba nag-anunsyo naglabay nga pira nakadlaw iton City Agriculture's Office nga manahatag irahin mga liso labi ni nga drought resistant varieties ang idaw kaging daramuan. Pa may nangangaroon ito ng era opisina, yan ang ginlilimitahan bagat inataknan ang mga opisina at panhatagin niya mga liso. Anong rason ni era paglimit? Ipaabot daw ito notisya, Ayones Omang. Ginlilimitaran ng City Agricultures ang panhatagin mga drought resistance varieties ha mga naarong nga paroma o gusto magtanomhin na liso o tanon haluyo lang ako itong era bungsaran hakadlok nga diri tanan itatanom o ilalabugla makakaragla sa rin ni Milong Anade City Agriculture Santa Cloban Sumalakan Anade kung na naaro karuyag hindi na mga liso gininspeksyon anay mga staff han City Agriculture ang tuda nga tatamnan base makita ang anong kadamon nga drought resistant varieties ang liso nga igahatag diri na tudo paghatag natatapos ang trabaho ng mga taga City Agri Maida periodic inspection na lugar dito gintanom ang inaro nga mga liso base ma-monitor nga makabulig ito na ayin siya paggiya ito nga mga parauma. Libre ini nga mga liso hinutanon pwede makuha mismo office ng City Agriculture's Office. According nga nira area nga tatamnan, kaya makuha naman nira yun ista ganita mo tapos din nga nira matatamnan. Pinood. Sa ito, kaya po nga itong ipapapangyayang magkiyana usahay kung damo ginaaro, ipapititanin nato ng area kung siyahan kung ready na batamnan. Kibangin nag-iinaro tapos diri pang ready tamnan. Himilong Anade ang City Agriculturist ang lokal nga panggobernuhan ng syudad itong Tacloban. Para ang DYVL Action o Radyo Balitang Bayan ang iyo kaaksyon ayon is Obang. Samtang nanunumdum kamuhan anay panahon anay Pangulo Noynoy Aquino, bawal ang wangwang. Di ba nasing waray na wangwang nga kakarsanahan hatun na pulpulan ani badidan labi ng mga halhal ng mga diwangwang. Iyan na nabalik na liwat ini ng mga wuruwangwang bislain o natao din wangwang. Salit nagpalusa ni Mando, hi Pangulo Bongbong Marcos, waray na ha ng mga wuruwangwang. Samtang usapan niya gin na pag-usan hin executive order ang paggamit hin mga plate numbers in a sinisiring nga protocol license plates. Mga judges, gindidan na. Gidaw. Miyan ha, at mga detalye, upod gihapon itong patapod ni Joe Biden ng Amerika ngadto ha Israel, kay di ba naghulgan Iran, aatakeyo nito ni Israel, siya ng Amerika ay kabaraka pare, adi ka memloyo. Miyan ni detalye. Oras ana this time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. An oras hataghayuhan Enervon. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. An oras hataghayuhan Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS. Tikang ha number one smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing and sebo ng bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Champion Blue Bar. Mas pinabango. Mas pinabango. Mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Hi, good morning. Can I... good morning, gyapon nga rin. Uy, sharing didikan, Lini Mendigo. Didi ko no gyap, hitamon barangay, habarangay Binolo. Dinday ni nga bong to, no. Habarangay Binolo, nadisgrasya na ako iton. Pati nak-anak, baliware malantag iya. Aw, parti ayam ada ini, ano Lini? O na disgrasya ko nera agit kapag taga-ayam isos bagaware malakonon tagiyan ayam ano pastilan. Jason Amantillo, good morning gapon na imo. Siyempre kan Aysan Gialba, salamat imo pagsubaybay balitang bayan. Ay mo pa yung aga nga labi na nga di kan Eya, sakto pa takabasa Eya Pakatang. Thank you Eya sa gaman ito ni imo gapon nila pamilya. Bugos man nga adlaw, i-check in email, attend it meeting, lanat na deadline, kaila higap magsundo school, lutuhin pangiklaw, fun time with family. Amo ito kung may healthy energy. Mag-Enervon helps unlock healthy energy nga maupay adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Kota na ha-work, madayon pa ang bonding kung may healthy energy with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Alagang Unilabyan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Nais ko para sa anak ko, proteksyon ng Celine. Para walang pangambang magkasakit siya. Habang nararanasan ang lamig ng ulan at patak ng pawis tuwing naghahabulan. Nais kong lumipad. Nais kong maranasan niya ang saya ng pagiging bata sa tulong ng Celine. With proper diet and exercise. Dahil ang kalusugan ng anak ko sa malakas na immunity nagsisimula. Celine, 50 taong haligi ng proteksyon. Unilabyan, ascorbic acid is the generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor. Celine, 50 taong haligi ng proteksyon. Champion Blue Bar, mas pinabango. Mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Notisya, Nasyonal. Nagpagawa sinusang executive order ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Parte nitong pagtakon, pag-regulate, itong isyuan sitong protocol license plates ngunit mga opisyal ng gobyerno. Ini ni papatik Executive Order number 56 nga mo nag-amyenda han EO number 400 nga una upod ang mga regional trial court judges kung RTC judges halistahan han authorized government officials nga pwede makagamit han protocol plates. Sa malampahayag mismo han maong executive order, damo it mga reklamo nga nakarawat han Malacanang. Parte ni pagsarang hiton diri otorisado nga paggamit ng mga protocol license plates nga padayo nagtitika na mo pagod nga nabubutang nalugod halanganin iton integrity dungog iton vehicle registration system sumalani nga EO number 56 gin pagawas han naglabay nga Marso 25 pero na publicize la kakulop nga daw ini nga bago nga EO amoy naglurukba nagtatanggal han number 16 halistahan ng mga protocol plates parte ni ang paggamit han mga opisyal han gobyerno ini nga number 16 ginagamit unta han mga RTC judges sa malahan na report han Malacanang an masunod amo listahan
han maopisyal nga tinutugutan na paggamit han protocol plates number 1 nga da 12 ngan ang gimbasihan ini nga bago nga EO. Iton plate number para presidente, number 1, vice president, number 2, senate president, number 3, speaker of the House of Representatives, number 4, chief justice of the Supreme Court, number 5, cabinet secretaries, number 6, mga senador, number 7, miyembro iton Kamara de Representante, lugar mga congressmen, number 8, associate justices of the Supreme Court, number 9, presiding justice of the Court of Appeals, number 10, presiding justice of the Court of Tax Appeals, number 10, presiding justices of the Court of presiding justices of the Sandigan Bayan, Patit Solicitor General, number 10, chairperson of the Constitutional Commission, ngayon Ombudsman, number 11, Chief of Staff iton Armed Forces of the Philippines, ngan Chief iton Philippine National Police, number 14. Ang nga tanan, han hayuna nga gin-issue nga protocol license plates, i-gin-issue subay iton EO number 400, gin-amyenda na sumalang pahayag mismo han mandamyento. Igindidi rin na ni Presidente Bongbong Marcos ang atalan ng mga opisyal ng empleyado ng gobyerno ang gumamit hanwangwang blinkers kani iba pang asugad nga signaling flashing devices parang kaupayan ng publiko. Base in Administrative Order Number 18 gintagang hinduon ni Presidente Marcos, ang direktorisado nga pagpasarangan mga wangwang kani iba pang devices nagdudurot. Pagkalangan ng trapiko ang diretalwa sa mga karsada ngang kalibungan samtang exempted naman na direktiba ang Pwersa Armada ng Pilipinas, National Bureau of Investigation, NBI, Philippine National Police, mga fire trucks, hospital ambulance, ang may pang-emergency vehicles. Kadungan ini ginmandog ihapon ng Malacanang, ha Department of Transportation, DOTR, nga di ba pa, nga ahensyang gobyerno ang pag-review, pag-regulate, nga pag-evaluate o pag-update ng mga nagpapatuman, nga palisiya, patakaran para masiguro ang epektibo na pagpatuman ini nga direktiba. Tika nga tuwing 2021 o 4 bilyones ka piso sa kada usangin lotaga parahan 5,000 nga teaching allowance a public school teachers. Gin siguro ni Senador Sani Angara may pundo para hindi nga allowance nga tinatawag nga choke allowance. Lumusot na Senado ng Kamara ang balod nun para madobli pan allowance sa ginuhulat. Inulat na lang perma ni Pangulo Marcos Jr. hapag-amendar, hakabalikat sa pagtuturo act. Importante mabaton nato ang panginanglan ang mga magturot na pagtuturo mga kabataan. Direang ay mahitabo ang pag-aabuno pa ang mga teachers para la pumalitan supplies tungod ang ira mga allowance tikang hagobyerno. Sering pa hanamumuno ang Senate Committee on Finance. Nagtikang ang city sitos pisos Antok allowance han 557,453 ang magturot do mataas sa 5,000 kapiso dan tuig 2021 tubtubyan na para 965,082 nga teachers. Nagdalami ang gara o sa mga author hambalod doon nga pipirmahan ni Pangulo Marcos Jr. ini nga balaod noon. Para Notisya Nasional, Ineneka Action, Jimmy Angay Angay. Tutisya, tutisya, langyawan. Dito naman Vietnam, pamati ka mo ha, kay dito Vietnam naungog doon pagbitay, bisan ano kakariko, labi na kundabi ka himpangurakot o korupsyon. Inusangok man na Vietnam, nagpalusa din death sentence. Sirot kamatayon, hanaglabay lang adlaw nga danusang real estate tycoon, hangaranin ni Trong Mailan, babae ini, may tungod ni Roll din ang 304 trillion dong, o bali $12.5 billion nga financial fraud case. Pinakadako ni record han na Vietnam ang trial paspasay. Nagtikang din ang Marso 5 nga natapos sa naglabay lang adlaw. Astilan, ano kalalaksihan. Nga usay ni nga pagpakita ang kampanya han gobyerno Vietnam agod puy-puyon itong corruption. Hasirong itong liderato ang ruling Communist Party Nguyen Phu Trong nga amo nagpatapod nga pupuy-puyonggod inanuman nga pangurakot corruption hayra gobyerno. Ini babae hilan amo itong chairwoman
Han Real Estate Developer Van Thinfat Holdings Corporation inasabutan guilty sa laanan. Hinpanuhol bribery ngan pakasupa kan banking rules didang pagtapos ang trial diton iya mismo negosyo a Ho Chi Minh City and the state capital han maunganasod ang Vietnam sa malampahayag mismo han iya pamilya nga maninigorhera nga pakigarungutan ini mismo nga sintensya og sa maging final na good nga ini mabitay ang mga abogado nilan inwari largo makuhaim pahayag kasumpay na ginisisyon na Norirkmanan nga nira kliyente ini nga rekurikuhan nga babae sintensyado hinsirot kamatayon ipinaginukmanan dito sa Vietnam. Ang gidadakuin nga magdaraog din ang kanan South Korea parliamentary election, ang kanan nasod pinaka-controversial nga politician, ang opposition leader Lee Jae-myung, ang niya Democratic Party amon nakahikay hin landslide nga pagdaragan, nga diin ang putos hin anomalia nga liberal, ginkikilala ini klaro nga kadelikaduhan. Nga dahan na nag-aantos nga presidente nga Heyun Sok-yol an anay factory worker nga aada adton iya pagpakilala tikang hin usa nga pobre nga tawo nga da hinin kasalapian nga inulput nga dahan na panguna nga pwestohan Korean politics inihil Lee amo in naperde idahan 2022 presidential election nga dahan iya dako nga rival na ini na Heyun han pinakahalipot la nga labaw didahan kanan iranasod kasaysayan pero yana binmalik ini hiyangan usahan pinakamakusog didahan kanan iya partido ngan sugadman han na satellite set nga mag-uundong iton iran national assembly majority igin sumat nga haros ang tanan nga mga resulta han butosay in aadi naman ang nagawas nga inihili in nakatalaan nga mag-dominate dila hito kanan iranasod pamulitika siring hin analyst. Ha Washington, US President Joe Biden inagpatapod hin ironclad support para itong Israel samtangan Iran inaguhulga hin mga pagbulus kasumpa in strike nga nagrungkabhan kanan Iran consulate building dito na Damascus, Syria nagresulta mamatay in duha nga mga generals. An kan Biden patapod higin pahimugso haloyo naman itong na mga pagsuson kan Prime Minister Benjamin Netanyahu dida hadton iha hadton mga sibilyan nga nagkakamatay kasumpay naman iton kampanyan Israel kontra iton Hamas labi na ang nagresulta nga mamatay in pito nga aid workers. Ang Iran naguhulga maglulunsad hing gidadakuin nga pangatake nga diha Israel. Ngan hi Biden didahin sa nga news conference upod kan Japanese Prime Minister Fumio Kishida in nasaring nga aada adton na waray lipod-lipod nga hingpit nga pagsuporta hiton Amerika nga di hiton Israel haatubangan didahin sugadini nga mga ayat. Parahan sumat halangiwan. Ako'y Action Louis Quebec. Samtang oras, alas 6:23. Good morning, Yapon! Kuya Rindo, oh, purbidan nga isyot pagtagayam, ano? Baga, damo na at nang titiks din di hato, ibang mga barangay nala. Damo na ini. Amo pingaga, Kuya Rindo! Good morning, di barangay Kantongtong. Hito, Yabong Samar. Kumusta ka mo, di barangay Kantongtong? Manu Freddy Algo, kumusta ka, Yapon? Di ha, barangay Diit. Hiton Tacloban, siyempre nga diyapon kan Aiko Bayani, bagong aton friend diyapon. Yax Padriques na kampoyong giwan. Ang ginaw, gimbisita na ano, ang usang nga minahan, di daha humunhon, hinusang nga sikat nga periodista, usang nga sikat nga broadcaster. Actually, natagang kita ng informasyon, prior hanya pagbisita. Pero warin nato na ito ipasamo, kaya nag-request na ito na naton source nga diri anig announce o minta sir panakadangat nga tumunon hi Ma'am Jessica Soho. Oras alas 6:24. RM, inaano ka? Sige matimpiling-piling. Kay hin kadamot tindahan din niya downtown, nawuurok na akong hanit tinuod na may kalidad niyan barato't papliton. Ano ka? Aadalagi hapon ang RMC Trading. Tigam ni naman ha, RMC Trading. Padayon nga nahataghin mga dikalidad nga office and school supply, computer and printer supply, engineering supply, artist and self-screen supply, office equipment, 3M Ritrama ngan generic stickers, sporting goods, trophy, medal, pati mga musical instrument. Amo ba?
Oo, nakarawat gihapon hinpaghimohin Panaflex, build up signages, ngan tarpaulin, business ngan motor car plate, PVC ID card with UV LED printing, pati pag-imprenta hin mga personalized gifts ngan souvenir. RMC Trading, located at Rizal Avenue, corner P. Burgos Street, Tacloban City, with telephone number 321-4942, 325-5995, and 321-7980. RMC Trading, nahimo gihapon hin mga plake, hin bisan ano nga okasyon. Life extension, vitamin D3. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in. For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, life extension. Life extension, vitamin D3 for longer life. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng refrigerator para hindi sumigaw ang lamig. Sa masinip na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. DYVL Economic News. Ang gobyerno na kinahanglan mag-roll out hindugang nga credit-worthy projects para hiton agriculture sector kay base ig-encourage hiton mga bangko nga magpunduhin food security ng agricultural development initiatives. Siring inihan miyembro han Central Bank Policy Setting Monetary Board, ang bangko karag magpautangin sa lapi. Ang problema kay kinukurian hira pamilinghin credit-worthy ng mga proyekto ang public goods nga kinahanglanon kay base kung tama pahimugsungan ipabilin itong credit-worthy projects in waray dida. Ang Monetary Board member Bruce Tolentino amo ang nagplastar hini diden panel discussion didton Asian Development Bank Food Security Forum. Ang mga bangko in mainikmaton na pagpautang hinpundo ngadahan kanang gobyerno agriculture related programs dara naman iton diri good sakto nga public support services sering pa hini ni Tolentino damo adton mga agricultural projects nga demonstrably credit worthy dara iton ira kakulangan didahin itong mga basics and transport, power, land tenure, seeds, sering ini hadto naging paangbit nga sitwasyon pero diri ini nakakaangkon didahin ito nga higayon nga ini mapunduhan darah ito nga mga ayat. Tika nga News Center, ako'y Action Louie Quebec. And may mga dolyar ni da sir, ma'am, yan ang adlaw itong tagalino sa ka US dollar o Philippine peso, 55 pesos o 56 pesos, 55 centimos. Weather! Bulletin! Weather! Bulletin! Madalong dumanit kalangitan, hilgunt at kaimtang panahon niya ng adlaw, Biyernes, didikan, Ayones, Omang. Easterlies, amo ito nang kakaefekto ha entero nga dapit ang nasod Pilipinas. Itong forecast niya nang adlaw, ang Metro Manila, nga nanabibi nga dapit ang kabugusan ng nasod Pilipinas, magiging badampog itong kalangitan, nga may daliwat mga purupatsanang nga oran nga dalugdog, durot in itong Easterlies. Itong maximum temperature, yan ang adlaw, alaunan yan itong kulup, adhana 35.6 degrees Celsius, chance nga umuraan niya nga aga adalo at 38 degrees Celsius. Nagpakitan adlaw alas 5:44 nga matuturo niya alas 6 gis hiton aga. Ang tatunahin kay nga weather update, tige mismo ha DOST Pag-asa ha News Center, Ayones Umang, Balitang Bayan. O sa nga LGU di Leyte, waray makakaubos sa niraging gahin nga pundo para pamalit hinumay ang mga paraguma. Ano't problema ka di ka muna kaubos bako magapag-ubos sila, no? Samtang haloyo nga distroso it daraha tong kalibungan, nagyakan iton Mines and Geosciences Bureau it pagmina usa nga nakabulig gudhaton ekonomiya. Niyan iton detalye, ora sana'y alas 6:30. Pulis sa Rio Nocho, kasugbungo.
30 minutos nga aton paggaharampang para hakanan pulis pagserbisyo publiko agud maging mahimyang ang aton mga mulupyo habugos nga Rehiyon 8. Mababatian hakada Biyernes nga adlaw, alas 10:30 kutob alas 11 hitaga, haamo lagi hapon nga istasyon. Pulis sa Rehiyon 8, kasugbungo. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Para sa Strain Tanaga, atong Balitang Bayan, mga notisya lokal kita. Nga di kita, hining binubuhat niya na itpamunuan lokal itong tanawan late, din naggahinirahin 2 ka milyon ka pesos para unta iparalitin humay it mga paraguma. Wari pa maning ka uubos. Saan hinin maubos? Pero pananglitan maubos. Ano bubuhaton nito ira mismo LGU? Pamatian tayo at report ni Tikang Kan, Jimmy Angay-Angay. Wari pa maubos ang 2 milyones ka kapisos nga pondo ang local government units. Pamalitin naman ang mga paraumah tanawan, inian sa ring tanawan late sanggo niyang bayan member, attorney sa ganis pada usang pamakyan ng DY Vilakson Radyo. Sa wala kang konsyalis pada kung maubos ini nga pundo magpapasayang resolusyon, nakadugangan diwatin budget pamalitin naman ang mga paraumah. Ini nga pundo yung papalitin naman ang paraumah nga tagdos pesos ang kada kilo, kaya 23 pesos kada kilo pundo liwat, han National Food Authority. Nagihapon nga pondo yung kasumpayang palay assistance to legislators ang local government units PALGO program at imanang pahayag ni Konsihal Isagani Espada. Ang palay marketing assistance program to local government unit, hindi tanawan ng National Food Authority, panayon nagihapon ang tenamon nga ni allocation nga 2 million may dapat nasasalin para additional nga 2 pesos per kilo ang umay. 23 sila yap ang palitan LFA plus 2 pesos na LGU ang tanawan na 25 pesos basta clean and dry. Yan, abagan di rin ako damo itong waray pa makaani. Pero may dalagi hapon kita buying station ng National Food Authority duduhan na lahat. Ay totolo ini bago palan ani may dalagi kita totolong buying station sa tanawan barangay Amanloran, barangay Tikas, ng barangay Santa Elena. Ang barangay Santa Elena, nagkulang ng tuwing mamaligya, so din close lang na yan, na adi ang barangay Amanloran ng barangay Tikas. Ang naging pahayag ni Konsihal Isagani Espada, miyembro Han Sangguniang Bayan, Han Tanawan. Para ang DYVL Aksyon Radyo Balitang Bayan, inani ka Aksyon, Jimmy Angay-Angay. Para timbaga pagkikaubusan, hinpundo, adi itong DPWH, disinido, may patuman ng bilyon-bilyon kapesos nga kantidad ng project iging gahin itong Marcos Administration para din aton dapit. Adi itong report to at kikangkan, Miriam De Sacada. Ngin si siguro yun na ito liderato ng Department of Public Works and Highways sa Regional Office 8 nga waray mahibibilin nga mga proyekto nga ito na isusubay haging punduhan ng 8.5 billion pesos para hadton pagrehabilitar han mga guba nga mga kalsada han Maharlika Highway nga ito ginsaad ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga usay ni nga top priority di detong road network nga magkokonektar o nagkokonektar di kang Luzon nga to Mindanao nga ito dirig kakalerong maagi man ta ini nga mga mihuras har region 8. DPWH Regional Director Edgar Tabacon inagsumat ngan ira ahensya inaadaya na ito na pagpadalagan ng pagplastar hini nga mga proyekto nga kaudgan hini nga pundo in nakaalutaga Samar Province kundi in kadab-an ang mga kalsada in ito nagkikinhanglan hin atensyon para ay doon nga habulig na ini ito national government. 200 kilometros sa major highway sa duha nga congressional district ng Samar kundi in 77 dinhi ang maraot ng kahimtangang kalsada samtang 39 naman kakilometros inagdadarahin habubo kaopay nga rating dugang pagpahayag ng opisyal.
Yan ang 2024, siyento siyeting ang mga proyekto kaupod na aton road reconstruction, pagpahalapad hadton mga tulay, slope protection, drainage system, road signs installation, ng pavement markings, nga iniya na ang ginilauman, nga matatapos ini pag-abot iton 2028, pahayag pa ni Tabakon. Reporting Habalitang Bayan, inaniyo ka aksyon, Miriam Garcia de Sacada, DYBL. Aksyon, radyo. Nga di kita't pagmina, hapananaw hiton Mines and Geosciences Bureau kon MGB, ano itdara hiton pagmina haton mga kalibungan? Tukibidaw kami hini, Ayones Omang. Economic recovery ang isusulsug ang Pilipinas salit tinutugutan ang mining exploration na aton dapat sa rin ni MGB8 Regional Director Engineer Glenn Marcelo hausa nga pamakyana sumalakan Marcelo legal ang pagmimina gintutugutan inihang gobyerno kay dako ito nakukuha kuida suporta ang mga programang gobyerno labi na nga ito mga puyaw ng mga lugar tinang doon ni Marcelo maya na o mayapla ito mga nagtutuman han compliance regulation salit eragin papatawag kay opisina ini nga mga mining operators base magtuman itong rehabilitation program tanan yung mga mining firm obligado pagsunod ang mga regulation tanan yung mining firm obligado pagsunod ito mga mining regulations labi nitong pagmimina dito ang rehabilitation process sa lugar nga ginukab. Ang pagmimina po ay isang development option na ang ating gobyerno po ay tinatahak for economic recovery. Hindi naman po ang pagmimina ay mina lang, subalit ito rin po ay nakatutulong sa ating bayan. Nakatutulong po siya in terms of employment, in terms of government revenues through taxes, nakatulong po to in terms of what? Community development. Hey, MGB8 Regional Director Engineer Glenn Marcelo para ang DYVL Action na Radyo Balitang Bayan an iyo kaaksyon ayon ni Somang. Anay sir, anay sir, Director Glenn Marcelo, nalilipat kada it mandate hitim opisina Mines and Geosciences Bureau di repartin mga economic development party protection hitat environment. Ano nga mo timgin in tututukan ito? Pabayit ibang opisina at gobyerno, partit economic development. It mandate, it mando, obligasyon ng opisina, proteksyon hitat kalibungan. Wara question partit mga economic development. Provided, waray na didistroso. Dirigan maraot, ako, waray ko kinikitang maraot hit mining. Provided, again, nga kung ano't mga regulatory policy, ano't mga regulasyon, nga magre-regulate hit pagmina nga diri maura-ura distroso atong kalibungan ipatuman it yung office amot magre-regulate na kun di ka mo nakaregulate pagsara ka mo ti opisina kay ikaw mismo tagluwas nga diri nga tanan nakakatuman parte hiton rehabilitation pagbalik pagtimangnot atong kalibungan por bida anay nga diliwat kita ha Pag-asa Island. Agidaw China, ginangko na good nga ho itong maong isla. Pilipinas, illegal nga sumulod. Ngarat nga isla, niyan iditalye. Oras, alas 6:38. An oras, hatag-haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent. Hello, Washy! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Fried! All you need is Fried! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock,
Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging millionaire sa ACS Millones! Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man hintubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Notisya, Nasyonal. Amon ipag-asa island, inimpahayag ang China kakulup lang adlaw, ngan sirihan China at Pilipinas illegal nga sumulod itida ngay sila. Ang mga reporters inagpakyana, ipinagi Chinese Embassy. Ano nira reaksyon kasumpay han report ang mga tao dito ha pag-asa nga inapike ang baporan China nga ito nisila. Siring han baton hanimbahad ang China, amon iti ng katubigan, amon din ang kadagatan. Kaya nung asukad matyo baga pakyana, itong Zongyi Dao, lugar pag-asa island haton, illegal nga inuoko para ni Pilipinas. Itong China, may the sovereignty, hiton mga lugar nga Nansha Kundao, Zongsha Kundao, opo diton Huangyan Dao, Zongyi Dao, puro malan daw. Nga niton, hagrani nga kadagatan, hiton din nga lugar. Amo nito nida, siring pahayag kanibadahan China, ha Pilipinas. Ang mga reporters, inagaro para confirmation, han pakikitim baporan China nitong lugar. Ang Philippine Coast Guard, Pwersamada ang Pilipinas, pati Department of Foreign Affairs, pero waray bisan ang sa'yo tiwaan siya, inakagatag yung confirmation ng mga reporters kung tinood ba nga may kinadtong abaporan na China haranin pag-asa island ngayong kitan han mga mulupyo rito ng lugar. Ang DFA matuod timprano pa nanhimuwa nga waray pagigbalihi ang pag-angko ng China nga era ito nida nga lugar. Inpapasalawad na ni Senador Serwin Gatsalyan ang mga taxpayer han era mga income tax returns samtang tikaranin na ang April 15 nga deadline. Labot din ikin siguro ni Gatsalyan, pangunang mga author han is a paying taxes act ang mga taxpayers nga ang pagpatuman han era obligasyon magiging mas maragbit ang mga tiabot nga panahon. Inila nga April 1 nagpagawas ang Bureau of Internal Revenue BIR Himbank Resolution Number 2024-2 nagmamando hangatran nga BIR authorized agent banks nga krauton an nga tanan nga naka-print nga kopyan electronically filed tax returns o an payment forms ipinagi han EBIR forms ngan han kangay nga buwis nga kinanglan bayaran. Iginisplikar han Senador Rela Romhan Balaod itutugutan na pagsalawad ng return nga pagbabayad han buwis ipinagi han electronic nga pamaagi umano-umano, hain man otorizado ng bangko, han ahinte o revenue district office, ipinagin usang revenue collection officer o otorizado ng tax software provider. Kasumpay ninyang buhato ng gobyerno ng pag-trabaho pagkuhang buhis, ang balod nun nga naglalao mapapaupay pang pangungulikta ng buhis, mag-aagata publiko, na sumunod na mandatong magbayad han buhis inimpagsiguro ang pagkamayada pundo para magkikinanglan
nga infrastructure ng mga programa makakabulig para mabusan ang kakurian sa lingkad salyan. Targitan BIR makakulikta 3.05 trilyon ka piso silang atuig 2024 kumparang kung kabugusan koleksyon han 2.53 trilyon dan tuig 2023. Samtang nagpagawas naman, i-direktiba ay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Hingyap i-regulate ang pag-issue ng mga protocol license plates ang mga opisyal ng gobyerno about nga wala tuo ng mga reklamo bahin ng pagdamo ng diretorisada ng paggamit hini. Base ng Executive Order No. 5060 kang No. 16, tubtub No. 14 nala ang mga protocol license plate nga ihatag mga opisyal ng gobyerno. Kaupo din ang Pangulo nga No. 1 ang plaka, Vice President No. 2, Senate President No. 3, House Speaker No. 4, Supreme Court Chief Justice No. 5, Cabinet Secretary No. 6, mga Senador No. 7, mga Membro ng Kamara, Kongreso No. 8, at mga Justice sa Korte Suprema No. 9. Intugutang gihapon magkamayan ng Special Pits ang Presiding Justice, Han Court of Appeals, CA, Court of Tax Appeals, CTA, Sandigan Bayan, ang Solicitor General ng No. 10, Chairperson ng Constitutional Commission, ng Ombudsman No. 11, ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ng Hipi ng Philippine National Police No. 14. Laram na Executive Order permado ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang paggamit ng mga protocol license plate ng mga autorisadong official base ng rekomendasyon ng Land Transportation Office LTO ng nababase pag-abuyo ng Sekretary ng DOTR ng base listahan ng atanan ng mga official na may katugbang ranggo hininga mga official ng Department of Budget and Management DBM. Para Notisya Nasyonal, Ireneo Kaaksyon, Jimmy Angay Angay. Notisya! Notisya! Langyawan! Langyawan! Washington and United States inagunahuna hin paglugway hiton mga advisories kontra hadira mga mulupyo nga magbiyahe nga diha China. Ang Deputy Secretary of State Kurt Campbell in nasering ang pagtangdo hini nga mga kabaraka nga iton mga warnings in bangin makasulay naliwat hiton paggibalyo ahin impormasyon nga maupay nga buot dada habot nga hiton mga Amerikano nga mga insect. Ang communication channel sabot ngan Washington ngan Beijing in aadi normal na nga nahibalik mahuman hin prakabulan nga nakada an durong atensyon hi Campbell in nagsiring didahan iya pinanagbalayan nga non-profit National Committee on US-China Relations dida iton nga iraya na mga kabaraka matuod iya gihapon ni ginpahimatngon nga iton Chinese support iton kanan Russian war dida Ukraine amo in baga dako nga question dida ini nga ira maupay unta nga relasyon dida naman na Cairo tulunga mga anak han Hamas leader Ismail Haniyeh an namatay dida Israel airstrike ka Gaza Strip hadi nagagi nga adlaw sering ini han Palestinian militant group ngan kan Haniyeh family an Israeli military in nagtangdo gudman him pagpatuman hin sugad nga pangatake igin hulagway nga ini nga tulo nga mga kalakinan nga mga anak ni Haniyeh in umanga operatiba itun Hamas nga aada adton irahini pakigasdanghan gera ang tulong nga mga anak Hasem Amir ngan Muhammad in namatay didahan ang sarakyan nga irahini ginagagamit in ginbombahan didahan kanang Gaza Al-Shati Camp sering inihan Hamas upat naman han kan Haniyeh mga apo tulong nga lalaki o kung tulong nga babae ngan usang nga lalaki in namatay dida ito nga pangatake hapamakiana kasumpahin nga upat nga mga apo nga namatay han airstrike ang militar in nasiring waray hira impormasyon bahin hiton yana nga mga panahon. Parahan sumat halang yawan. Okay, Action Louis Quebec. Oras alas 6:48. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose. Dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito. Meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Champion Blue Bar, mas pinabango,
mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap, patay ang 99% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Bad Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Char Fabon. Bakit makapun sa char? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabon. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Aksyon Radyo, showbiz, chismis. Napostponed and reimagined 10th anniversary concert ni Janila Salvador, an organizer amo nagsumat, nagdesisyon niya ipapinid nilaanay ang concert na katalaan untay ni Abril Disinuave sa New Frontier Theater. Pero bagawaray masarig nga rason nga iginhatag, ginaghat niya at ang mga ticket holders, hulaton and rescheduled han concert kung saan o kung pwede luwat nira i-repand, pwede daw gihapon. Ha social media account ni Salvador, nag-sorry ini tungod ang mga panhitabo, ngan mabawi na daw lahiya sunod nga panahon. Samtang, malipay hiya Asia songbird Regine Velasquez sa mga social media users nga nagduduso ha iya para kilalon nga national artist. Pero para mismo kan Regine, haya daw pagkita, diri pa hiya qualified. Lugod, may iba nga mga artist nga naangay hito nga pa si Dungog. Lakip nga ginmention ni Regine, ni Rapilita Corrales, Jose Marichan, nga amo daw untaan ay iton pagtagan hin pagkilala. Nagtikang idusuhan ton mga fans na maging national artist ini hi Regine, mahuman kilalon, han Billboard Philippines Women in Music Award bulan han Marso. Tikang diri Entertainment Center, aniyo ka aksyon. Seed pala niya. Aksyon Radio. Aksyon Medical. In bago ka medisina, makakaiban ini hiton na triglyceride levels in haros tunga. Ipinaagi hiton pag-target han genetic driver hiton mga high fat levels dida hiton dugo sa ringhan research. Ini nga igin i-injection nga medisina o lesarsen nagpapahamubo hiton triglyceride levels up to 49% dida hin 50 milligram dose ngan 53% naman kung bagahiro taas ang dose tanding han placebo siring han mga researchers han ira-report dida in April 7 han New England Journal of Medicine and findings in dungan ini liwat nga igin na pahamtang han American College of Cardiology dida an ira annual meeting dito ha Atlanta ini nga medisina nag-iban han mga blood levels in duha nga iba nga mga tinatawag contributors nga da in mga barado nga mga kaugat-ugatan an apolipoprotein B nganhan bad cholesterol siringhan research ini nga medisina na inhibit nagpupugong hiton na mga buruhatonhan gintatawag ApoC3 sa ini nga gene particular ini nga nagpupugong hiton kanan atay kapas i-filter iton triglycerides gawas dida iton na kaugat-ugatan siringhan researchers and findings nagsusumat nga an pag-target hini nga ApoC3 usa ini nga dako yana ngan bag-o nga pagsusulsugon para pahamubon itong triglycerides ngan posibleng ibanan itong peligrin heart attack ngan stroke. Siring naman han researcher Dr. Brian Berkman hiton Brigham and Women's Hospital Division hiton ira cardiovascular medicine. Tigang nga center. Ako yung Action Louie, Quebec. Ang mga nagtitika, manera kadlawan liwat siya na happy birthday. Labi na kan Engineer Lily Beth Martinez dida Haburawen Leyte. Greetings si kang liwat kan Raimondo Mendoza. Happy birthday gihapon Kuya Rindo. Ang adikan
akong patod kan Lito Peregrino han maras-baras takloban sa kamang kononiya nawarang at tatay Julio Serengkan Mario Legata. Yon, sige. Siyempre, di ko dito mapaurhi. Tanato lang din mga FFF ng mga celebrants sira Rona Niegos, Alvin Aureo, Beji Planilio, Kahido Dakuyan. Oh, ngandi pa pang nagtitigam at tira kadlawan, adim parayo. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kaunta, hinhalawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Alas ay 55! Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Alamin kung paano sumali sa ACS Leone. At ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng unique toothpaste, Bright Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand Draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Know the happenings in your community from DYVL. What's going on? What's going on? I'm so looking for DYVL, your bulletin board. May nilulunsad nga programa dito ha Silago sa Dinleite. Kung ano ini, aditon katukiban, tikang kan Ayones Omang. Hatabuan ha Silago dito dadadon han mga paraubangan mga resda ani ra mga produkto base ibaligya mga tao sa rin ni Silago Southern Leyte Mayor Lemuel Honor Rausa nga pamakyana sumulakan honor kada Biyernes ani ra tabuan ha Silago diin an mga produkto han mga farmers and fisher folks cooperative sa tabuan Silago ni ra igbabaligya barato itong presyo taranya isda ibabaligya ang kada kilo matigang 160 pesos per kilo ang karne itong baboy barato gapon kay gimpapadalagan man inihin mga kooperatiba ang mas nakakaupay waray middleman ng mga produkto kay mismo itong alkalde na diri nga gintitiyupi ang mga paraubang at mga mangrisda. Yan ang gapon niya dlaw ang lunching itong tabuan sa Silago din magiging bisita ang Gobernador ng Southern Leyte Damian Mercado, DSWD Regional Director ng ang Regional Executive Director itong Department of Agriculture Field Office 8. Ining nga tabuan sa Silago is a product of our big program which is what we call Tambayayong. Oh, oh. So sa word nga Tambayayong, halarom itong word, no? Na gintatawag na Tambayayong itong unity, pagbulutligay, nga itong cooperation. So, kaya ano nga may ada kami word na Tambayayong, ining nga tabuan, anak na hini nga Tambayayong. Hilemuel Honor, Alcalde Han Silago, Southern Leyte. Para ang DYVL Action, ang Radyo Balitang Bayan, ang iyo ka-action, Ayonis Omang.
sa anumang bagyo, asahan niyong laging on duty kasama niyo 24/7 sa pagbabantay sa pinakamainit na balita. Laging handang maghatid ng pinakabagong impormasyon. Walang sawang aagapay sa inyo para sa serbisyo publiko. Ito ang DYVL, Voice of Leyte. Hindi matitinag ng anumang kalamidad. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Impunto alas 7 na aga, sir! Mga notisya lokal kita, Badaw, binalikin nga pagtaga illegal drugs ni Dia Barangay 63, Hiton Mangga, Sangkahan, Tacloban. Ano man ba ang ibuhaton nini? Sumalito na ito mga opisyalit barangay. Hababaro kita ha-report naman ni Leo Ladan. Han mabaruan ni Kagawad Bobby Divaira, han Barangay 63 Mangga Sangkahan Tacloban, nga binalik na liwat ang dating nga problema han pagtaga illegal nga droga ha ira lugar. In largo nakigsumpayan hiya dayon ha mga otoridad agud mapugngan ang paglarab hini. So malakang Kagawad Divaira han bisitaon ini nga makaymangraw pinaagi han Operation Bulig Program han DYVL Action Radio Field Reporter nga iya inigin pasamwak han nagagin nira nga asembleya agud makabulig ang mga mulupyo nira hin pagpadangat hin impormasyon kay basar han iya nakuha nga impormasyon na balik ini nga problema hiton illegal nga droga haira lugar nga diri niya karuyag nga madadabi naliwat ang mga minor di edad nga magagamit hini nga illegal nga gawi. Adimanan pamahayag ni Kagawad Bobby Divaira, han Barangay 63 Mangga Sangkahan Tacloban. So ako yung nananawagan itong bugos nga Barangay 63. Labi na ini nga nawawara ito na panunauna. Nawawara itong landas. Sana umundang nagunitira. Kaya ito nira lalandingan itong pagka-prisugod lang. An pamahayag ni Kagawad Bobby Divaira, han Barangay 63 Mangga Sangkahan Tacloban. Para han DYVL Action Radyo Balitang Bayan, aniyo ka aksyon Leo Ladan. Toon iton mga budoy mga ida, ikan kami kapagtaga droga, pastilan, waregod iton kabubuhason nga tultul. Ginoo siring pakan Kagawad Bobby, kapri, sudolet yung baga tutugpan ito, nganit yung kinabuhi iton madidistrosula. Nadikit ah iton tubig, agoy, pastilan na doon nga di, mapasupasot panahon na no. Baga permanente la mauhaw, haroy na doroy man, ngan suro kang tubig kakabalawan Tacloban, hinubsan na. Mismo pinamatudan ni han namumuno, han Leyte Metropolitan Water District. My report, Jimmy Angay-Angay. Hinubsan na ang tubig ang surok han planta may kabalawan. Itong Tacloban nga nagsusupply ang tubig ang mga malupyohan ordeng barangay han syudad. Pahayag ini ni Rony Cornico, General Manager han Leyte Metropolitan Water District LMWD usa nga pamakyan ng DYV Lakson Radyo. Sa balakan, Cornico nga pagubas ipikto pagsinirak hasod ang Tacloban salit hinutusan tubig. Ang kabalawan nga planta nagdudugang himerin mga tubig ha mga pabahay. Kaya naghihapon sige ng pagpinansawa ni LMWD personal mga malupyo ng lugar, kaya adalaan mga malupyo ng lalabas surok ang tubig ng plano dini, himuon nga protected areas. Nga niya kabugusan, ang surok ng tubig ang nasupply nala, antikang hapastrana, at iman ang pahayag ni Cornico. So natong tubig yung antikang talaga hapastrana? Pastrana. Okay. Patron Klase Ronicon, makumplito na ang existing na dudugan pagpawas. Yes, dudugan. Kay damo pa taton mga kuan, damo nagrereklamo, damo nakatuo ako nya mga pareto nga mga tabok ka kuan, mga EBMC nga mga subdivision sa Juanico, ang mga subdivision naton nya mga kuan, nawaray pa yon na mga waray pa ngayon na mga linya. Only linya ta na ito. Ang naging pahayag ni Leyte Metropolitan Water District General Manager Rony Cornico. Para ang DYVL Action Radyo Balitang Bayan, inanika Action, Jimmy Angay-Angay. Latos kita Northern Samar, kayong pamunuan lokal ang Katarman, nagtubyan yung mga school buildings, pati mga health stations dito nira lugar. Ang detalye naman, ipapaabot ato ni Ayones Omang.
Egin to biya na lokal nga pamunuan ng Katarman Northern Samar and School Building ng Health Station gintuko na Barangay New Rizal ng Barangay Kaliga ang Katarman Northern Samar. Hi Mayor Atet Rosales ang nangunahan inauguration ha Junior High School Building ng Barangay New Rizal, sugod man ang 2 Classroom Elementary School Building ng Barangay Health Station ng Barangay Kaliga ang Katarman Northern Samar. Mga proyekto ini nga nakalap ang munisipyo pilagi ang Retold Community Support Program nga pinunduhan ilarom itong Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program itong DILG. Moderno ang disenyo ang school building nga may datagduan nga toilet ha kada classroom, may mga gripo nga hurunawan hagawas, may ramba para mga PWDs nga may supply tubig tika nga rainwater collected system. Pariliwat ang disenyo ang bagong health station ng Barangay Kaligang kundiin mamimintinarin maupay ang mga BHWD o BHW ang mga kabaranggayan nga manginanglan hining atensyon medikal. Nagsadliwat ang school head ang Kaligang Elementary School Dandy Corona ngayra igmimintinarin maupay ang bagong school building ng saliwan hananay kadaan niya classroom ako din himula itong tabla. Sumala naman itong DILG Northern Samar Provincial Manager Eduardo Diaz ang mga proyekto hiton SBDB amo itong kabatunan han mga isyu nga ginalabi gobyerno tikang hiton mga walhon nga grupo. Para DYVL Action Radio, Balitang Bayan an iyo kaaksyon ayon is omang. Tika nga Northern Samar talabo kita nga tolalawigan ang biliran kanira dito lugar durot paniguro agudiri maigo it mga kabataan hini nga nagsasarang nga sakit nga pagdagapertosis. Aditong report nga tika ang kan Miriam Desakada. Ginalerto na itong biliran provincial government ang walo nga mga rural health units sa probinsya nga mas nga pakusgumpa aton ira vaccination campaign kontra aton mga kabataan nga ito tubtubya na waray pa katatagi itong PT vaccine nga base mahapinan na lagidaan tigang itong kaigo itong pertussis kundiin itong Department of Health aton naglabay nga semana inagreportin usang nga kompirmado nga kaso dito Pastrana Leyte nga labotla ang 31 pa nga iba tigang iba-iba nga probinsya nga ito dududahan gihapon pertussis nga kaso. Hibiliran Governor Gerard Espina usa nga minsay pinaga messenger inagsumat nga usa ini han iya gimpalusad ni kamanduan nga dito mga health authorities sa probinsya nga masiguro ang talwas nga sitwasyon nito mga kabataan nga ito madali maduktan hini nga kagaw kung diiging kalipay ang gobernador nga tubtubya na uwaray pa na report ng kaso ng pertussis sa lalawigan nga nadirihiya nga magkaada o may damay igo hini nga sakit bisan paman kung ini in may Ida madagmit ng tambal. Sumalahan local chief executive ang mga health offices han walo nga bungtod tika nga provincial health office initoy na binubuligan nga hulus nga maabot adton mga tayaw nga mga barangay para hiton massive vaccination nga na labi na adton mga kabataan nga ito tubtubya na padayon nga nalilikatan didahini nga pakatagihin PT vaccine pahayag pa ni Espina. Habalitang Bayan, in a new action, Miriam Garcia de Sacada, DYVL, Aksyon Radyo. Bis ano nga karatula, hinbawal, porbida, pasigila gihapon. Amin ito na problema na barangay 86 sa Nosita Kloban, it pagpinalabog yung mga basura nga bisan ladiin. Adi itong report watikang kan Leo Ladan. Nabubudlay hikagawad Evelyn Bilen Nolasco han barangay 86 San Jose Tacloban ini nga pagpinanlabog hin basura ha mga area nga igindidiri sugad dala an luyuhan dating nga DSWD building ligid la han baybayon nga sumalakang kagawad Nolasco hanig follow up han Sulibangko pari program hadi way VL Action Radio an mao nga concerned sering niya nga bisan ang ginpanmutang nira nga mga tarpulin nga bawal magtapon ng basura dito in ginpanmiksi ngan kada Sabado ira ginpapanlimpyuhan palibutan ira barangay ini nga ira clean up drive pero nakikita nira nga adinaliwat inagsasarang nga mga basura. Manggod gin patapod ni kagawad Nolasco nga ira otro lilimpyuhan an mao nga area ngan bubutangan otro hin pahimatngon ngan kon may masakban ira ini pamumultahon gamit hanira ordinansa
kay base daw magtagam kay malimpyo na ang ira barangay nga nag-donate pa nga nihiyahin mga ornamental plants nga magupay na itong turok haligid itong mga karsada pero may dalagyap mga pasaway nga naglalabog hin basura. Aadimanan pamahayag ni kagawad Evelyn Belen Nolasco han barangay 86 San Jose Tacloban. Wala, gimbutangan na ito ni Chairman Didahin signboard na bawal magtapo ng basura pero adalagyap, balik-balik kami ito ni paglinimpyuhon it dida. Ang pamahayag ni kagawad Evelyn Belen Nolasco, han barangay 86, San Jose Tacloban. Para han DYVL, Action Radio Balitang Bayan, aniyo ka-aksyon, Leo Ladan. Bisikleta, gininsimahanin mga sarakyan. Niyan itkatukiban, oras anay ala City Jess. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. An oras, hataghaiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello right, Bar Blue. Isang laban lang yan. Tested and competent polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Di kang ha number one smart dishwashing paste. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS Champion Blue Bar. Mas pinabango. Mas pinabango. Mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi. Mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar. Mas pinabango. Bugos man nga adlaw, i-check in email, attend it meeting, planat na deadline, kaya lahigap magsundo school, lutuhin pangiklop, fun time with family. Amo ito kung may healthy energy. Mag-Enervon helps unlock healthy energy nga maupay adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Kota na ha-work, padayon pa ang bonding kung may healthy energy with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Alagang Unilabyan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Pagbibili ng gamot, dapat subo. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Champion Blue Bar, mas pinabango, mas pinabango, mas pinabango. Ang baretang nagpapaputi, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Champion Blue Bar, mas pinabango. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Tacloban, pwede po kayong pumunta sa E&A Building, 84 Enagi Street, Tacloban City. Mag-text sa 0917-318-1871. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Notisya, a national.
Magbubuhat otro pinakabago nga nationwide transport strike mga transport group nga piston nga Manibila ansa ko banduha kadlaw tikang Abril 15 nga tuig. Ini ang ginanunsyo han grupo abot nga naghihapon ang pang nga pagtatapos han gintalaan nga deadline para ang consolidation ng public utility vehicle ng gobyerno. O sa nga pahayag o tronindugan na piston national president Moody Floranda haira posisyon bahinin nga isyo kapartihan gindodoso nga PUV modernization program ang gobyerno. Din hiotroging klaro niya nga an franchising consolidation anira gin lalanat nga diriang pag-isyo han modernization. Ini nga pahayag otro gindigon hanira posisyon nga rehabilitasyon nga diri total phase out mga traditional jeepney daro man pagbatuman ha modernization program. Namduman unang report ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga diri magkakamayada pa hindugang extension ha Abril 30 ang deadline ng gobyerno para ang consolidation ha mga individual PUV franchises ha mga kooperatiba o korporasyon. Samtang ang mahinong danong meeting ni Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr., U.S. President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang usang makusog na mensahe sa international community para mag-urusa pagkilala ha Rolls-Beast Order. Inampahayag ni Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez og saan meeting hantulong leader ha Washington da Merkulis para pakusgon. Merkulis oras sa Amerika, oibis naman din aton para pakusgon ang pagkaurusan tulungan nasud. Naglalami Speaker Romualdez nga ang nahaluwag sa suporta ang international community panawagan nga sumunod ha rules-based order ng pagpabilin kagawasan ha pagbiyahe nga pagpalawod para makabulig ang pagpaundang ang tensyon partikular na West Philippine Sea. Simulan House Leader ang pagpaundang ang tensyon ng West Philippine Sea importante para ang kadamaan ng ordinaryo Pilipino mangirisda nga anging kakabuhi nakasarga sitwasyon na exclusive economic zone EEZ nasud. Intagan rin doon ni Speaker nga ang kaimportante ang lugar na ginagiyan ng komersyo nga naabot 5 trilyones kadolyar na kantidad nga naghorma ha 60% nga maritime trade nga masubra 22% ha kabugusan nga trade ha kalibutan. Para Notisya Nasional, iden yung kaaksyon, Jimmy Angay-Angay. Notisya, Langyawan. Dito man na Fransya, gininsimahan na itong mga bisikleta at mga sarakyan. Di rin paplanata karsada kundi an kumugamit hit mga taga-Fransya hiton ira pagsasakay, transport. Napulo katuig ang naglabay, waray good kami magdadahong matatabo ini nga iinsimahan itong bisikleta at mga sarakyan hit gamit dip hiton lugar sumalan Deputy Mayor in Charge han Transport David Billiard haya posta X ang tinatawag bike-friendly Paris ang mismo ang naruroyag itong mga French paggamit mismo itong bisikleta imbis mananakahit ira mga kotse. Inusang pag-aram han Institute Paris Region o sanga Urban Planning Agency nakasabot ngayon mga French mas naruroyag paggamit yung bisikleta 11.2% kontra itong ira pagsakay ira mga kotse na 4.3% la. Matuod itong baktas amot mas naruyagan it mga French. Gusto nira. Barakta sa ila. Kung ato raha downtown, ato raha itong syudad. 53.5% naruruyag yung baraktas. Ani baliwat na sakay, pero di rin ira kalugaringon mga kotse, kundi public transport, 30%. Karugsigo, nasakay rin mga bus, nasakay rin mga train. Ini ang pag-aram, binuhat habot ng October 2022 ng April 2023 sinundan o iragin sulsog ang gawihan pagbabaktas patigyapon ng pagsasakay labi na mga mulupyohan syudad edad G6 ng 80 nakita nira nga mas urog ang baktas pero kung nasakay urog ang bisikleta ang maong lugar indakot ire na pagpuhunan ng dito mga bike lanes. Ginibanan nira ang karabon mga parking space. Pitat ini agod matimangno iton problema haton klima. Pilipinas, sanodo kita magsusugad din ano.
US President Joe Biden ngan Japanese Prime Minister Fumio Kishida in magpapakita in makusog nga nagtitika kusog pa nga partnership dida hini nga White House state visit nga mas sentro ini hinton joint defense cooperation kay para maatuhan itong China and summit in nagtikang hin official arrival ceremony didto in itong White House South Lawn sinundan ini hin closed door meeting sa nga joint conference na planuhan para didto itong Rose Garden usa nga state dinner ngan an performance in mga o musician hapag mangulo ini ni Paul Simon an Red Coated Five ng drum corps amo naman in sige an pa bati hadton ira dito mga pagperform kondiin na kada ini nga usah nga agenda dasig nga naiiba ang arrival ceremony nagpakita hadton mga honor guards tikang han kada US military branch an America naman in nagrestrict hiton na trade hin lima nga mga kumpanya nga nasiring nabulig panhimo ngan pagprocure hin mga drones para gamiton hiton Russia didi hiton gerra Ukraine ngan han na Iran pinapaluyohan nga mga Houthis didi in Red Sea shipping attacks an mga kumpanya tikang Russia ngan China in lakipan 11 nga kadugangan nga dahan kanan Commerce Department entity list nga nangangarigsigon adton mga suppliers an ira hini mga lisensya anti-sense shipping goods ngan technology in kinahanglan ira itubyan an Russia ay nagpakurkusog aton ira drone ngan missile strike kontra itan Ukraine energy facilities sa nag-agi nga semana nagresulta in dako ini nga danyus ngan naguhulga han utron luwat nga mga blackouts ngan eksperyensya han ansahan nga tuig mahuman an Russia in sumulong nga diha Ukraine han February 2022 an Commerce Department in nagdugang nga in Chinese entity nga Jiangxi Xinto Enterprise Corporation in amo na ini nga dihiton na nahilakipan kanan Russia military support ipinaagi hiton na procurement development and proliferation hiton Russian drones parang sumatal lang iwan okay action Louis Quebec action radio patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo, Balitang Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Unilab, alagang Unilab yan. What's going on in the sports world? Well, sports is a world of information. Mapaway anay og sa pumanta hat training o sumabak hat training ang mga weightlifter nasod nga mapanta ha Paris Olympics. Umana pagmulay nira International Weightlifting Federation World Cup ha Phuket, Thailand nira two-time Olympian Elrin Ando and first time nga nag-qualify Olympics sira Vanessa Sarno nga Jan Sinisa. Mabot na hira nasod, holos anira kalipay. Ang kalipay na ando muman ang pagsulod ni Hapari Olympics para ang 5.5 kakilo ng timbang division han mabuhat ang kabugusan 228 kakilo. Pinarili ni Ando ang competition ay Tokyo Olympics gold medalist Heidi Lindias. Pero ang mga pangandaman weightlifter ang pagtimangdo hayra mga mental ng physical health. Ini nga mga atlita mga kaupod ni Rapol Volter Ejebina, boxers nga Ymer Marshall, Nisti Petitio nga Ira Villegas nga gymnast nga hi Carlos Yulo nga Alia Finigan. Padayo naman pumayagpag ni world number 1 tennis player in Novak Djokovic maman perdihon Roman Safiulin ha Monte Carlo Master. Nakuha ni Djokovic ang size 1 size 2 nga daog kontra ang Russian tennis player hamulay gimbuhat ha Monte Carlo Monaco naging ganado pa ini mahuman may baruan nga matras na pagmulay ha third seed player kay Carlo Alcaraz nga nagmatungod han injury 36 anyos nga Serbian player masisiring pinaka edaran nga world number 1 history han ATP rankings nga nalabuan ni Roger Federer. Tikang Sports Center ang DYVL Aksyon Radyo. Inene ka aksyon, Jimmy Angay-Angay. Sumuod ka o diri. Ini nga istorya hin magninang ngan inaanak, sugad-sugad nga
Sige na la, waray man iba. Ba daw ka makalilisan? Kaya nag-viral gad laha social media. Usa nga babayi, instant ninang, hinusa nga bunyag, mahuman bisan usahan ton mga ninungan ninang, waray umolpot ka makalilisan man ano. Waray plano hini nga instant ninang, suminga to hasing bahan. Kaya baga, hiyaan nakatoka pagpreparar parahan handa. Hadton na umangkon niya nga binubunyagan. Pero nakaunahuna hiya nga abadaw. Ang nanay hambata, ang nanay niya umangkon, pati an iya na lola, or adton lola ham baby nga gimbunyagan, waray dara nga cellphone. Nakaunahuna hiya nga, uy hala, waray magiging souvenir, waray documentation. Salit, sumunod niya nga ito hasing bahan. Para hiya mag-picture-picture hadton iya umangkon nga pagbubunyagan. Ada kay didto nag-cross ang dalan. Hini nga instant ninang nga diluwatan magtiayon nga baga namong problema hadto nga panahon. Kugus-kugus anira baby. Ada nagpipinan problema kay bang hindi rin mabunyagan kay waray man ninong ngan ninang. Makapiraman, nagbuluntad iniya nga sige. Ako nala, iton magnininang hiton iyo baby. Ada kay na dayong gihapon ang bunyagan. Eto na. Siyempre, kay diri man iya nakilala, taga diinan iya inaanak, taga diinan iya mga madingan padi, nag-post iniya sa social media. Tukib nga istorya haniya pagiging instant ninang. Badaw budong kala, kay nasa ring adton mga netizens, talagsaon iningapan hitabo, kay iton pag ninongan ninang, ginsusuro sa rabutan iton. Salit nag-viral. He instant ninang, dito ini mahitabo ha Mindanao. Tikang diri Entertainment Center. Aniyo ka aksyon? Seed pala niya. Meron mga kambata, no? Relputan mga ninong, mga ninang. Maron kamot pag ninong, pag ninang, pribilehiyo ba ya ito? O, dirito nga tanan, natataganin sugad nga klase ng oportunidad. Good morning, it mga ninong, mga ninang, labin at mga inaanak. Good morning, salamat gapon didikan, Eman Montilla. Eman, good morning, hey mo. Hapagsara na itong balitang bayan. Damang salamat tayo, Pai Gurusa. Hangarang gapon na itong mga kasakabay. Dirihan News Center. Ipinagin na itong News Director kan Louis Quebec. Kapod gapon kanda Iones Omang, Miriam De Sacada, Sid Palanya, Leo Ladan, Jimmy Angayangay. Ha Engineering, pinagin na itong Chief Technician kan Bernin Verso atong katugbang didi. Hiyeke Kabarke, Sugadman, ha IT Department, Michael Ending. Hangarang gapon na itong Station Manager. Kanati Babes Ko Studio. Ani yung kausa ko Rindo, Rindo Lagonoy, mabalik alas 6 ni nagabi ha programa Bullseye. Damang salamat, bantayin masunod nga taramdam. Salibang ko pa rin ni pareng Iones Omang. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Ito lamang sa inyong nangungunang himpila ng radyo, DYVL, Aksyon Radyo Tacloban. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.